day and night time. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready on the line. Top songs of great performance now streaming on W.FGS. Pakiayos lamang natin ang ating mga orasan, mga kapitbahay, sa Pilipinas ay ganap ng ika-sampunang gabi, Philippine Standard Time, at sa silangang bahagi ng Estados Unidos ay ganap ng ika-sampunaman ng umaga. Ika-sampunang umaga dito po naman sa ating fun Saturday Live, araw ng Sabado ngayon, ika-dalawa ng buwan ng Nobyembre. Well, gaya po ng dating mga kapitbahay, magandang-magandang gabi sa atin, sa mga kababayan natin diyan sa Pilipinas. Next week ay mas malalim ng gabi ang dating natin. Gawa ng tapos na mamayang madaling araw ang daylight saving time dito sa amin sa Estados Unidos. Kaya kami ay uurong ng isang oras. Kaya yung ika-sampu natin ng umaga dito ay ika-labing-isa na ng gabi dyan sa Pilipinas. Magkaganon pa man mga kapitbahay, ay mag-aanyaya pa rin kami sa mga kapitbahay natin dyan, sa ating mga kaibigan, sa ating mga pamangkin, sa ating mga pinsan, sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan ng mga kaibigan, na ika nga'y alalay tayo sa tatlong oras ng ating fun Saturday Live. Ngayon ay Super Information Power. Marami tayong mga bagay-bagay na pag-uusapan ngayon mga kapitbahay. Napakarami na mga dapat nating pag-ugnay-ugnayin. Gawa ng napakarami itong mga hawak nating mga balita. Ano nga ba talaga ang tinatawag nating undas? Ano naman ang Halloween? Ano naman ang All Souls Day? Ano naman ang All Saints Day? Pag-usapan natin lahat yan. Pag-usapan natin kung ano ang mga patay at ang mga buhay. Ano ang mga pagtitirik natin ng kandila. Sana ay naging maganda ang nakalipas na All Souls Day at saka All Saints Day sa atin dyan sa bansa. Wala kaming nabalitaan ditong mga karumal-dumal na pangyayari sa loob ng mga simenteryo. Merong isa. Fun Saturday Live. Kagapay ang inyong abang lingkod. Furel Salvo po lamang. Well, marami rin tayong mga headlines ngayon. Kagaya nitong mga gaganap, ang mga nagaganap ngayon dyan sa Hong Kong, marami ang mga bagay-bagay na nagkakasakitan dyan sa Hong Kong. And then sa Pilipinas, patuloy na lumilindol. In fact, kani-kanina lamang, isa na namang lindol ang nadama.
dyan sa Mindanao. Ang detalye niyan ay mamaya ng konti, mga kapitbahay. Ano ito? Magnitude 4.4 again. Kanina lamang dyan sa Davao. And then of course, iba pang mga pangyayari na kung saan ay nagdudulot ng sindak at pangamba sa mga kababayan natin, lalo pat kung malalaman natin na ang Pilipinas ay ikalima sa mga mapapanganib para sa mga medyamen, mga tagapahayag, ikalima sa daigdig na pinakamapanganib na bansa para sa mga journalists. Magandang umaga sa ating mga nauna sa mga linya natin. Ang may-ari ng Hudson Medical Center dyan sa Jersey City, Michael Florendo. Good morning, sir. Magandang umaga sa antabay sa atin. And then si Perfecto Real, bagong pangalan natin ito. Thank you very much, Perfect. Perfecto Real. Alberto Orbeta, dyan sa Middle East, ang ating OFW. Hindi tayo pinababayaan. Thank you very much, Bert. Maraming salamat. Sana alalay tayo lagi. At nakakaugnay natin ang mga pangyayari sa bansa sa Pilipinas. And of course, ang ating magiting na nurse dyan sa saan? Texas? Sa Texas ba? Ang magiting nating nurse dyan, si Edna Santa Rosa. Ito'y kapatid ng asawa ng kapatid ng aking asawa. Bahala na kayong humimlay. Humimlay. Siya ay kapatid ng asawa ng kapatid ng aking asawa. Edna Santa Rosa, nanonood sa atin ngayon diyan. Siguro off day niya ngayon. Thank you, Edna. Maraming salamat. And then of course, Trinidad Deliosa. Okay, ang aking pamangkin. Diyan sa McAllen, Texas. Nagbabakasyon. Hindi. Si Edna pala itong sa McAllen, Texas. From McAllen, Texas. Si Edna Santa Rosa. And then si Trinidad Deliosa ay nandiyan santo sa Pilipinas ngayon. Thank you, Trinidad Deliosa, for the company. And then, somebody from the Doctor Island, J.D. Hindi ko maintindihan na. J.D. Ponte pala. Nang the Doctor something. And then si Dom. Ito ang aking kaibigang Pinoy na Pinoy ang kanyang pangalan. Domingo, ang kanyang first name. Ang kanyang last name ay Ampile. Pilipinong Pilipino. Pero pakiusap niya sa akin, pwede ba Englishin natin? Hindi niya maintindihan . Pakinggan si Jerel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. There you are, nananagalog ngayon si Dom Domingo Ampil. Sabi niya, magandang umaga po, Tito. We are watching your show from upstate New York. Happy Saturday from Amira, from Ming, and Tita Zenny. That's the Ming's momski. Okay. All right. So, greetings to you all, dyan sa upstate New York. Saan ba sa upstate? Saan sa upstate? Albany? Lake George? Pupunta nga pala kami. Kailangan i-on yung ating, anong tawag niyan? Yung ating heater yan. Gawa ng lumalamig na. Kaya kailangan makaakyat ng Lake George.
Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Domingo Ampel. Ang Pilipinong hindi makapagsalita ng Pilipino ay alamang salamat na lamang kay Amira at unti-unting natututong managalog itong kaibigan natin eh. Kaya sabi niya, magandang umaga po. magandang umaga po, sabi ni Doming Ampel. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Thank you. Yan ang ating kaibigang puti. Ano, yan ang kaibigan natin puti. Hindi rin marunong managalog yun eh. Kaya nakakita ninyo, naka-English eh. Okay. Well, kagaya ng nasabi ko kanina mga kabitbahay. Hi Jess, Jess Placidas. Ang aming classmate na misis na kami nasa high school, Jess Placidas. Aha. Kanina nabanggit ko mga kabitbahay na niyanig na naman ang lindol ang ating mga kababayan diyan sa Mindanao. Ito 4.4. Ang magnitude nito 4.4. Hindi masyadong kalakasan, pero dun po sa mga sinalantana, yung mga gumiray ng mga gusali, pagkatapos ng tatlong sunod-sunod na mga may kalakasan na mga lindol, eh ito'y pang-apat na ito eh. Panibagong lindol, 4.4 magnitude, na kung saan ay umanig na naman sa Davao Occidental. Yan ay kanina lamang, ngayon lamang araw ng Sabado mga kabitbahay. Ito'y naganap kaninang alauna tres ng hapon, Philippine time, dito sa atin sa silangan ng Amerika ay alauna tres ng hating gabi. Kanina lamang. Ngayon ay alas 10:11, may siyam na oras pa lamang ang nakalilipas ng muling maganap na naman ang paglindol diyan sa Davao Occidental. Alam mo pinag-uusapan namin yan ng aking pamilya dito the other day. Ito pong nagaganap na paglindol diyan sapagkat ito ay tectonic. Meaning to say, yun ay yung pagbabago ng layers ng hibla ng ating mga bato sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng daigdig natin. Diyan sa ilalim ng inyong tahanan. Ang lindol na ito ay tectonic. Ibig sabihin, yung mga layers ng mga bato lupa ay nag-uumpugan at yung isa ay naisatawan yung isa. Kaya sa kanilang paggalaw sa ilalim ng lupa ay nayayanig naman tayo na mga nandirito sa ibabaw ng lupa. Sabi ko nga kanina, kagabi, dito sa family talks namin, sabi ko, ako'y nangangamba. Hindi pa nagaganap itong lindol na ito. Ha? Sabi ko, ako'y nangangamba na hindi ba matatapos itong mga pagyanig na ito riyan, gawa ng hindi pa yan natatapos sa realignment ng lupa sa kailaliman ng ating daigdig, sa kailaliman natin dyan sa fault area dyan sa Mindanao. Alam naman natin na ang tagiliran ng Pilipinas sa may West Philippine Sea na dyan mismo ang daanan ng tibag ng mga bato sa ilalim ng lupa natin na kung saan ay nagigitgitan na kung tawagin sa wikang Ingles ay fault. Kaya naandyan sila at ika nga ay may mga paggalaw na nagaganap ngayon at pinangangambahan ko baka ito hindi pa tapos. Kagaya nga ng naganap kaninang alauna tres ng tanghali Philippine time, 1:03 in the evening, Eastern Standard Time dito sa atin, muli na namang gumalaw. At ito ay 4.4 sa lakas ng pagyanig. Sanhin itong paggalaw ng lupa sa ilalim dyan sa Davao Occidental.
Ayon dito sa initial reports na natanggap natin, ang epicenter nito o kalagitnaan, pinakang sentro na kung saan ay naganap ang pagyanig ay nasa may 153 kilometro sa timog kanluran ng Sarangani Town at may lalim na 313 kilometro sa ilalim ng lupa ang naganap na pagbabago sa estruktura ng mga bato sa ilalim na yan ng lupa at mga granite sa ilalim ng lupain. Ayon dito, ang damage sa naturang aftershocks ay hindi pa nailalabas ng FEBOX at harinawang wala pong mga naganap na mga karagdagan na mga kasiraan. Ito'y dalawang araw pagkatapos noong isa pa na malakas na paglindol na naganap, 6.5 I think, noong araw ng Webes, I think, kung ako'y hindi nagkakamali. So, ang pinangangambahan lamang natin, baka po magkaroon pa ng mas malakas na paglindol. Kaya ang ating mga iba't ibang sangay ng pamahalaan dyan sa Pilipinas ay hindi nagkakandaugaga na magpadala ng tulong. Maging ang alkalde ng lungsod ng Maynila, si Isko Moreno ay umambag ng tulong sa labas ng kanyang nasasakupan. Ginamit ang kanyang pagkagandang lalaki at kinukuha siyang talent sa mga advertisement at nasakote niya si Belo na nagbigay ng ilan? 2 milyon. At ito ay kanyang ipinamimigay. Katunayan yung cheque ay kanyang ipina-address mismo sa relief ng Cotabato. Aha, ano bang pangalan nito? Vicky Belo, 2 million. Ito ay para sa probinsya ng Cotabato. And then, yung Pascual Laboratory ay kinuha rin talent si Isko Moreno at nagbigay ito ng 3 milyong piso. At may pangkalahatan na 5 milyon ang pansamantala ngayon sa kasalukuyan as of now ay tatanggapin ng probinsya ng Cotabato galing sa lungsod ng Maynila at ito ay sa kagandahang loob ng kagandahang lalaki na Isko Moreno na kung saan ay ginukuha siya ngayong kaliwat kanan ng mga kumpanya para maging modelo ng kanilang mga produkto. Si Vicky Belo, 2 milyon. Ang Pascual Laboratories, 3 milyon. Ang 5 milyon na ito ay tutuloy sa probinsya ng Cotabato. Filipino Online, FGS. Web Radio. Alas natin ay 17 makalipas ang 10 ng gabi Philippine Time. Si Raul Estrellado, ang ating pangunahing leader ng PIDCI, dito sa New York, nakaantabay sa atin. Thank you, paring Raul. Sir Raul Estrellado. And Knights of Rizal din kasi ito eh. Ang aking kaibigan. Uunahin ko na, sir. May racket ako uli. yan ang termino namin sa broadcast eh. Pag meron kang mga appointments sa labas ng iyong broadcast hours, ang tawag na Marian ay racket. Kaya uunahan ko na itong aking batikang broadcaster dyan sa WIZ, ang radyong tudong lakas. Alas 4 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. Anchored by Sir Rolando Lacay Gonzalo. Nanonood sa atin ngayon. Uunahan ko na, sir, para hindi ka na magsabi na may racket tayo eh. Kaya tayo nakaporma ng konti, nakatoksido tayo. Gawa ng mamaya, alauna naman ito eh. Pero sabi ko, ako'y malilate. Kaya itutuloy ko na yung programa ko hanggang alauna. Ito'y debut naman ito. Isang napakagandang dilag na magwawalabing-walong taong gulang ang naanyayahan tayo na siyang mag-host ng kanyang party at 1 o'clock today sa isang, ayoko nang banggitin, wag na daw kasing i-publish eh.
sa isang malaking hotel dito somewhere around the vicinity. Ano ha? Maglalabing walong taong gulang siya. Ito'y sumasa, anong tawag niyan? Sumasabog na kaligayahan ito eh. Gawa ng alauna, sabi niya yung programa naman, alas dos magsisimula. Hanggang one to sawa, sabi nga ni Isko Moreno eh. One to sawa. Hanggang alas dose, alas onse. Aha, my God, ano ha? Pero tayo, sabi ko, pagkatapos ng trabaho natin, uwi na tayo. Okay. Sabi ni Sir Rolly, Boss Furel, wag nang boss pare ko. Oo, pare na lang, kumpare na lang. We need everybody's prayers for our friends and brothers sa Southern Philippines. That's correct. Aha. Tama yan. Huwag ka mag-alala pare ko. Gawa ng pinagdirik na natin ang kandila rito, hindi lamang sa mga kaluluwa ng ating mga yumaunang mga mahal sa buhay, yung aking mama, yung aking papa, yung aking kapatid na lalaki, at saka yung apat na kapatid na babae, pinagdirik na natin ang kandila, including yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao na kailangan ang ikangay pagmamahal. Pagkalinga, kung meron tayong extra money, ay tulong sa kanila. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! May racket nga ako, Sir. May racket tayo. Ano? Meron tayong racket mamaya, alauna. Magde-debut. Tawagin ko na lang sa pangalang... Carol, okay? Magde-debut siya, 18 years old. Hindi yan ang tunay niyang pangalan, si Carol. Kaya naimbitahan tayo na maging host, panauhin sa kanyang celebration sa isang malaking hotel dito sa palipaligid natin. Mm-hmm. Kaya congratulations to your family, Carol, and to you. Ah, magpakabait ka. Napakagandang dalaga pang Miss Universe. Pakibait ka. Ah, tapos ka ng pag-aaral and then tulong sa nanay, tulong sa tatay. Dan at you, nanonood din sa atin ngayon. Dan, thank you very much. Maraming salamat. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. And then, ang aking kaibigan, Sir, may-ari ng Unflow Realty and Accountancy dito sa Westside Avenue sa Jersey City. Alangay ba kung di si Sir June Florentino? Mm-hmm. Maglalamyar din na naman ito mga kaibigan ko sa daigdig. Si Sir June Florentino, si Sir Gali Munar, kasama yung mga may bahay nila. Si Sir Judge Victor Season, sino pa ba? Si Sir Paring Ed Tolosa. Yan, maglalamyad na naman itong mga kaibigan natin. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Maraming salamat, Edwin Eusebio ng WIZ. Breaking news! Breaking news! Ito na! Ito na! Bago natin pag-usapan itong mga undas at iba pang mga bagay, mga patay, mga selebrasyon. Ano ba ang undas? Well, pag-usapan natin yan mamaya. Ano ba ang Halloween eh? Alam natin ang mga ginagawa sa undas. Alam natin ang mga ginagawa sa Halloween. Pero alam ba talaga natin paano nagsimula itong mga ito? At ano ang relasyon ng undas sa Halloween eh? At ano ang relasyon ng Halloween sa All Saints Day? Pag-usapan natin mamaya ng konti. Samantala, kagaya ng nasabi ko kanina, isa na naman paglindol ang naganap sa Pilipinas, 4.4. Ang lakas nito at ito ay muling yumanig sa Davao Occidental, dyan sa Mindanao. Alapang anumang naibabalita na ikang ay Danius na may kaugnayan dito.
Samantala, ang Pilipinas ay hindi rin ligtas sa sama ng panahon. Patunayan, dalawang low pressure areas ang natanaw naman ng pag-asa. Alina ang may hatid sa atin ng report ay ang FIVOX. Ngayon naman ay pag-asa. Tila nawawala ng pag-asa ang mga kababayan natin. Gawa ng itong pag-asa ay nagpahayag na dalawa. Hindi lamang isa, dalawang mga low pressure areas ang inaasahan na papasok sa Philippine Area of Responsibility anumang araw sa mga darating na mga araw this coming week. At ito ay dyan sa karagatan malapit sa Mindanao. Ang isang sama ng panahon ay nasa layong 135 kilometro sa silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. At kaninang alas 8 ng umaga, araw ng Sabado, Pilipinas, o alas 8 ng gabi, oras ng Pilipinas, alas 8 ng umaga dito sa atin, Eastern Standard Time. At ito ay ayon kay specialist ng pag-asa, Menu Mendoza. Ang isa pang sama ng panahon ay nakita naman sa layo na 185 kilometro sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ayon kay Mendoza, ang low pressure areas na ito ay hindi pa makita kung ito ay magkakaroon ng lakas na maging tropical cyclone. Bagaman ito ay patuloy na maghahatid ng ulan at mga manakanakang pag-ihip ng hangin dyan sa naturang lugar. Kasama na ang Metro Manila, pare natin, ating batikang broadcaster, Rolly Lacay Gonzalo ng IC Metro Manila. Kasama rin ang Central Luzon, ang Calabarzon ng Memoropa, ang Bicol Region, Visayas, Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Ang mga ito ay makulimlim ang magiging kalangitan sa maghapon ngayon at bukas araw ng Linggo dyan sa bansa. Nagbigay ng babala ang pag-asa na maaaring magdulot ito ng mga pagbaha o dili kaya ay mga landslide, lalo na sa kasagsagan ng pagbagsak ng ulan at mga kasama pa ang mga pag-ihip ng hangin. Samantala, ang Northeast Monsoon o kaya habagat o amihan ay patuloy na magdadala ng makulimlim na kalangitan sa hilagang bahagi ng ating bansa. Kasama na riyan ng Lacus Region, Cordillera Administrative Region at ganun din ang Cagayan Valley. Sinasalanta ng bagyo and then lindol ang Mindanao. Sabi tuloy nitong mga malilikot ang isip eh. Sabi niya, pinarurusahan kasi kayo riyan eh. Yung ating mga kababayan riyan, gawamin, hindi mga kababayan, mga leader ng mga bansa. Pinarurusahan kayo riyan, kayo mga leader ng mga bansa. Gawa ng dinudusta ninyo, niyuyurakan ng pangalan ng Pumay Kapal. Anong sinabi ni Kibuloy? Palagay ko, nagalit eh. Nagalit ang langit kay Kibuloy eh. Ano ang sabi ni Kibuloy nung sa araw? Sabi niya daw doon sa lindol, tigil kayo! Edi tumigil. Kaya kayong mga Pilipino, pasalamatan ninyo raw si Kibuloy sapagkat kung hindi sa kanya na siya'y anak ng Diyos, ay hindi titigil ang paglindol dyan sa Pilipinas. Ang kaso pagkatapos sabihin ni Kibuloy na tigil kayo eh, lumindol ulit kanina, alauna tres ng tanghali muling lumindol 4.4. Ayan ay pagpapatunay na hindi anak ng Diyos si Kibuloy. Baka ito ay kiabuloy ito eh. Palagay ko kiabuloy ang hinihingi nito lagi eh. Hala? Zenny Olivera, I just want a quick say hello and good night, Furel, and happy All Souls Day, sabi ni Zenny Olivera.
Sorry, can't watch muna. Kasi super masakit daw ang kanyang ulo. Give my love to all your family, friends, and relatives. And God bless always. Sabi ni Zenio Olivera, diyan sa Australia. Nakaw! Ngayon ang Australia, launa. Pag next week, at ipaiiral na dito sa Amerika yung regular time, hindi na ito yung daylight saving, babalik kami ng isang oras pa urong. Kaya ngayon, yung alauna sa Australia, alas dos. Kaya tayo magpuprograma, maraming mapupuyat rihan. Alas dos ng hating gabi hanggang alas singko ng madaling araw tayo dyan sa Australia by next week. Kasi mamayang alas dos ng madaling araw, alas dos ng hapon dyan sa Pilipinas, ay regular time na ang Amerika. Hindi na daylight. Kaya tayo uurong ng isang oras. Kaya kayo mga nando dito at mga kapitbahay ko, mamaya alas dos ng madaling araw, iurong na yung relo para hindi tayo nahuhuli sa misa bukas araw ng Linggo. Aha. Lumindol uli, pare Amaring Zeni Olivera. Lumindol uli sa Pilipinas. Yan ilang oras pagkatapos sabihin ni T. Abuloy na siya ang anak ng Diyos at inutusan niya ang lupa na tumigil sa paglindol. Kaya natigil paglindol. Kaya lamang ilang oras pagkatapos niyanig ang Pilipinas uli. Ang Davao Occidental ng panibagong paglindol. Yan ay pagpapatunay kay Ki Abuloy na hindi pwedeng hihingi ka lang ng abuloy ay magpapanggap ka pa na anak ng Diyos. Kahit mo, maski itong bata hindi mapakali. Tama na. Pati yung bata hindi mapakali. Kay Ki Abuloy. Kasi para lamang maragdagan siya ng abuloy, sabi niya, siya ay anak ng Diyos. Kaya dagdagan ninyo ang abuloy ninyo kay Kiabuloy, gawa nang siya ay magpapatigil ng lindol. WFGS Broadcasting Worldwide Day and Night Time WFGS Streaming Online Music on the fly, ready on the line. Top songs of great performance now streaming on w.fgs. Aras po natin ay ganap ng 32 makalipas ang alas gis. 32 minutes after 10 o'clock in the evening, Philippine time. Alas gis 33 na ngayon. Ang oras natin sa silangang bahagi ng Estados Unidos. Sabi ni Kibuloy, tigil na ang lindol. Ako ang anak ng Diyos. O kaya tumigil, sabi niya. Kaya tumigil ang lindol. Kaya abuloy kayo lagi sa akin. Nagalit ang tunay na Diyos eh. Nilindol uli kaninang alauna tres. Sabado ng tanghali Philippine time, 4.4. Nung isang araw, 4.5. Ito'y naganap noong nung Webes ito. Okay? 4.5 magnitude earthquake. Ito ay umanig sa Cotabato. Kanina rin ito. Sabado. Sabado rin pala ito eh. Iba naman ito. Ano ha? Sabado ng umaga ito. Sa madali sabi, pagkatapos na sinabi ni Kibuloy na mag-abuloy sila, yung mga Pilipino, sa mga jay anak ng Diyos, nagalit ang tunay na Diyos. Kaya yumanig noong early Saturday. Ito ay Sabado ng umaga. Yung binalita ko kanina, 4.4,
ay 3:00 ng hapon. Ito'y umaga ito. Tectonic, sa madaling sabi yung mga plates sa ilalim ng lupa, yan ang umuusad sa lalim na 6 na kilometro sa timog silangan ng Tulunan Town. Ito'y 2:38 ng madaling araw Sabado. Ha? 2:38 ng araw Sabado ng umaga, madaling araw. And then yung kanina 4.4 ay 3:00 ng hapon. Intensity 5 ay maaring magkaroon ng malakas na pagyanig. Ito'y actually nadama ito sa Kidapawan City, dyan sa Cotabato. And then yung Seismology Bureau sa bansa ay patuloy nagmamanman. Ito po'y kinuha namin ito kaninang madaling araw, kaya hindi pa naitala yung ngayon. Ano ha? Etong mga lindol na ito sa ating bansa, simula nang ito'y magsimula, may ilang araw nang nakalipas. Actually, pang-apat na ito ngayong hapon. Ha? Yung 1:03 in the afternoon Philippine time, pang-apat na ito. Sa mga malalakas, yung mga hindi masyadong naramdaman, hindi na namin inire-report ito. Ngayon, ito po ay pang-apat na katunayan dito sa total damages na tinanggap natin sa mga lindol na nakalipas. 17 ng mga kababayan natin, mga Pilipino, mga dugong Pilipino, ang namatay dahilan sa lindol, one way or the other. At 327 naman ang mga nangasugatan. Kasama na rito ang 30,000 pamilya o mga mamamayan natin ang nawala ng tahanan, 30,000. At kasama dito ang mga damages to properties, 3,365. Mga infrastruktura. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ay nagsabi na itong mga records na ito ay hindi permanente, gawa ng patuloy na minamanmanan ng FIVOX at ng disaster organization sa bansa ang galaw ng kapaligiran. And then, pagkatapos na ipinalabas ito kaninang madaling araw, ang bulletin na ito, eto nga, tinanggap namin ang report, another lindol kaninang 3:00 ang naganap dyan sa Davao Occidental naman, ang pinakang malapit. Kaya kayo mga naan dyan, ang aming ang aking sister-in-law, Ruth Pante, naan dyan siya sa Boracay, nagmamanage ng isang hotel ngayon riyan, ingat na lamang tayo, ano? Buti tala kaming mga nababalitaan ng mga ikangay efekto ng lindol na ito dyan sa Boracay. Ruth Pante, ingat tayo riyan. Ang aking kinatawan ng Philippine government, Consul Arman Talbo. By the way, ang ating Consul General, amin ang ating Consular Office dito, very active. Samba yung aking, damakmak ang aktibidad ng Philippine Consulate natin. Mga public service announcements ito, aking babanggitin mamaya. Yan ay sa kagandahang loob ni Ms. Vasquez at saka ni Consul Arman Talbo na ngayon na nanonood sa atin. Thank you, sir. And continue the good work dyan sa Philippine Consulate Office sa Manhattan sa New York. Kaugnay nitong lindol, mga kapitbahay, bago ko dagdagan ang inyong kaalaman, super information power sa undas. Pag-usapan natin mamaya. Ito'y karagdagang kaalaman pa rin ito sa lindol dyan sa Cotabato, 4.4. Yan ay Sabado ng madaling araw, Philippine time. Ito po ay nagkaroon ng karagdagang damage sa may 1,000 mga bahay, and then 4,000 mga residente ang nawala ng tahanan. 40 bahay lamang sa isang barangay ang natira. 1,000 mga tahanan nawasak. Dahilan dito yung mga kababayan natin na mga naandyan at inililikas, hiningi ng pamahalaan ang
compulsory evacuation. Sa madaling sabi, sa gusto ninyo at hindi, kailangang umalis kayo sa lugar gawa ng panganib na dulot ng mga nangawasak na mga gusali. Meron ditong report ang ating kaibigan si Ron Gagala. Ano ha? Saan ba ang ulat natin dyan? Ron Gagala, meron tayong report dito na may kaugnayan dito sa lindol na ito dyan sa Pilipinas. Go ahead, Ron. Saan ka na? There you are. 3,000 feet mula sa ibaba ang taas ng komunidad ng Agco na ngayon mararating lamang sa paglalakad dahil sa dami at laki ng mga landslide. Dito, isang komunidad ang natabunan, bakas ng mahigit sa 20 bahay na lang ang makikita matapos gumalaw ang lupa sa malakas na lindol kahapon. Wala namang namatay, nasugatan o nawawala sa nangyaring landslide. Bigla po kasi yung pagkahulog ng lupa, saka mayroong narinig kaming ugong, yung parang boom, ganun. Then sumunod na yung mga buko ng mga yero. Malalaki at malalim din ang mga bitak sa mga kalsada, kaya walang pinababalik sa kanilang tahanan. Si Merly, natotroma pa rin sa naramdamang lindol. Hindi na ako maglabas. Patapot na ako maglabas ba kasi napalibutan na ako ng ano. Ayon sa kapitan ng Ilumavis, nasa 1,000 bahay ang partially at totally damaged, kaya lahat nasa mga open spaces at ayaw bumalik sa kanilang mga tahanan. Nasa 4,000 residente na ang nangangailangan ng tulong. Dami pong kailangan ng mga evacuate, lalo na sa medical, banig at saka yung umot nila. Kami po ngayon yung walang tubig, kaya po kasi ng mga landslide. Sa bayan naman ng Makilala, halos 6 na oras o 8 kilometro ang nilakad ng mga taga-barangay Luayon para marating ang ligtas na lugar. Walang ibang daanan pababa ng bundok dahil natabunan ng landslide ang kalsada. Tanging bitbit nila ang kanilang mga anak at ilang gamit. Yung mga daan po, sir, gabi yung ano, biyak, malalaki po. Tapos ano, marami pong landslide. Dumakbo po kami. Kahit mahirap po, tiniis po namin para sa anak namin. Lahat ng bahay, sige po. Namin na nabusan kami. Ayon sa mga lumikas, marami pang naiwan sa kanilang lugar. Sa aerial video ng BFP Cotabato, kita ang malawak at napakalaking pagguho sa mga bundok. Maraming bahay ang natabunan, 3 na ang namatay sa barangay Luayon, 8 pa ang pinaghahanap sa barangay Bato at Malasila. Sa pagsusuri ng FEVOX, hindi malayong magkaroon ng panibagong landslide, kaya nagpatupad ang LGU ng forced evacuation sa higit 3,000 pamilya sa 4 barangay. Idinadaing naman ng mga nasa evacuation center ang kakulangan sa tent at pagkain. Yung bahay namin, sir, wala na, nabagsak na talaga sa lupa. Kunti lang yung tent namin, tapos hindi makakasya. Sana matulungan kami ni President Rodrigo Duterte na sana mabigyan kami talaga ng tulong. Mga blankets, mga mosquito nets, tubig, pagkain, social workers for stress debriefing. Tuloy-tuloy ang pagtulong ng mga lokal na pamahalaan at DSWD sa mga bayang apektado. Pero sa dami ng biktima ng lindol, mas malaking tulong ang kailangan nila mula sa mga pribadong sektor, lalo't magpapasko pa naman at maraming pamilya ang wala ngayong tirahan. Ron Gagalak, ABS-CBN News, Cotabato. Maraming salamat, Ron Gagalak. Inyo pong napakinggan ang kanyang report from Cotabato, may kaugnayan. Diyan sa lindol na patuloy na yumayanig sa bansa, sa kabila ng sabi ni Kiabuloy, na siya ang anak ng Diyos, pinatigil niya ang lindol, kaya tigil ito, kaya abuloy kayo lagi. Eh ang kaso, nagalit yung tunay na Diyos eh. Lumindol ulit, madaling araw ng Sabado at kanina, tanghali, Philippine time, muli na namang lumindol eh. At tunayan itong mga lindol na itong mga kapitbahay. Para kay Betty Buenviaje. Betty, pakinggan mo ito. Gawa ng ito eh mga... patuloy na mga pangangailangan ng tulong ng mga kababayan natin dyan sa Mindanao area gawa ng lindol. Katunayan, ang alkalde ng Maynila, Betty,
Betty Buenviaje na nanonood sa atin. Eh, si Isko Moreno, ginamit yung kanyang kagandahan na laki at sa kanyang mga talent fish doon sa mga pagiging modelo ng mga produkto kagaya ng Pascual Laboratories, binigyan ng 3 milyon bilang talent fee. Si Isko Moreno, pinadala niya yung cheque na ka-address sa province of Cotabato. And then si Vicky Bello ay kinuha ring modelo si Mayor Isko Moreno ng Maynila. Yung 2 milyon na talent fee ay ini-address ni Isko Moreno sa the government o kaya provincia ng Cotabato. Kaya kahapon ay 5 milyon ang pinadala ni Mayor Isko Moreno sa provincia ng Cotabato para matulungan yung mga kababayang mga sinalanta ng lindol. At sana yung 5 milyon ay ilagay doon sa balde na hindi butas-butas. Gawa ng mahirap, baka yung magdadala ng 5 milyon patungo sa probinsya ng Cotabato o baka yung magdadala ng balde galing sa probinsya ng Cotabato patungo sa mga sinalanta ng lindol, baka yung balde na paglagyan ng 5 milyon na ito ay butas-butas. Baka yung 5 milyon ay umabot na lamang ng 2 o 1 milyon sa mga kapuspalad natin na mga biktima ng lindol dyan sa Cotabato. Pinaalala lamang namin, ano? Gawa ng sakalumaan ng mga balde na mga public officials natin dyan, e lalong lumalaki yung mga butas ng mga balde na pinaglalagyan nila ng mga funding para sa mga kababayan. In fact, yung mga public buildings dyan sa Cotabato na nangagiba, marami ang mga bulong-bulungan na nagsasabi na siguro kasi kaya mahina yung construction ng mga public buildings dyan na nagiba, gawa ng yung pinagdalhan na balde para ilagyan ng pera na gamitin sa construction ng mga gusali, baka madami ng butas. Sa kalawang ng balde, butas-butas, kaya bago makarating yung eksaktong funding sa mga proyekto, ang nakararating doon ay latak na lamang. Kaya yung mga kontraktor, kailangan ding tapusin yung kontrata. So yung mixed clada ng mga simento, iba na. Kaya konting yan eh, giba yung mga gusali. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. John Andrada, thank you very much, John. Maraming salamat for the audience and for the company. Alam kong masarap kapag mainit ang pagsasama. Di ba? John Andrada, lagi nating kaagapa ito. Thank you, John. Maraming salamat. And Eugene Rye. Hindi ko matandaan, Eugene, kung ano yung last name. Gawa ng yung Facebook mo, Ray lang, R-Y. So, kung gusto mo ng buong pangalan, paki-note na lamang dyan, ano? Eugene Ray. And then si Agripino Abeliar, ang aking kaibigan. Thank you again, pare ko. Agripino Abeliar, thank you. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Mahigit isang bilyon, B as in boy, mahigit sa isang bilyon ang halaga ng pinsala na ito pong mga sunod-sunod na mga paglindol dyan sa Davao del Sur at iba pang mga karatig bayan. Itinigil naman ang search and rescue operation sa nasirang condominium building doon sa Davao City na kung saan ay idineklara ng pamahalaan na danger zone at hindi pwedeng pasukin ng mga dating mga residente rito. Ang condominium na ito ay ang Echoland 4000. Idineklara ito na unfit para sa mga residente. 15 patay sa Cotabato Province, isa sa Maguindanao, 5 sa Davao del Sur at isa sa Coronadal. Ang naitala ng unang report na ito na ipinagkaloob ni Claire Cornelio ng ABS-CBN. Tingnan natin. Claire, go ahead. Davao City. Wala nang
pinapapasok sa Ecoland 4000 condominium ngayong araw matapos mapinsala ng lindol kahapon. Idineklara na itong danger zone. Kung may pinapapasok mang residente, mabilisan lang para kunin ang kanilang mga gamit. Karamihan sa mga nakatira dito ay nagrerenta lang gaya ni Lucy. Sabi ni Lucy, natatakot man siya pero kailangan nilang kunin ang kanilang mga mahalagang gamit. Dito sa among friend sa GSIS, nakitulog lang mi dito. Dagdag pa niya, pansamantala muna silang nakikitulog sa kanilang kaibigan. May mga pulis naman sa lugar para masigurong walang mangyayaring nakawan. Itinigil na ang search and rescue operations sa napinsalang condominium dahil walang nakitang mga natrapa ang mga rescuer. Sa Davao del Sur, tinatayang pumalo na sa may gitisang bilyong piso ang halaga ng pinsala sa sunod-sunod na lindol. Ito ay ayon sa PDRMO Officer Christopher Tan. Dumami na rin kasi ang mga gusaling na pinsala sa probinsya. Patuloy naman ang pagdating ng mga donasyon para sa mahigit 1,000 pamilya na apektado rin ng lindol sa Magsaysay, Davao del Sur. Karamihan dito ay mga tent at rapal na magsisilbing pansamantalang matitirahan ng mga residente. Sa kabila ng nangyari, may ilan pa rin bumisita sa sementeryo kanina para makapagsindi ng kandila sa namayapa nilang mahal sa buhay. Takot at trauma naman ang inabot ng mga taga-Tulunan, Cotabato sa 3 malalakas na lindol na kanilang naranasan noong October 16, October 29 at kahapon. Kawawa naman kapos hindi kami makakatulog ng mabuti sa loob. Kasi pagka may lindol, lindol, takbo ka agad. Yun, mas mabuti dito sa labas. Ayon sa LGU, pinaghahandaan na nila ang gagawing psychosocial intervention para sa mga residenteng na trauma sa lindol. Kanina, dumating si Presidential Daughter at Davao City Mayor Sara Duterte sa Tulunan para iabot ang tulong ng mga taga-Davao at cash assistance mula sa LGU ng Bohol. Sa tala ng mga PDRMO, 15 ang nasawi sa Cotabato Province, isa sa Maguindanao, 5 sa Davao del Sur at isa sa Coronadal City, South Cotabato sa mga pagyanig ngayong buwan. Karen, tahimik na ngayon dito sa labas ng kondominium pero magdamag na magbabantay ang mga pulis at gwardiya para masigurong walang sinumang makakapasok dito at hanggat may mga gamit pa sa loob ng kondominium. Thank you, maraming salamat. Diyan yung nagiba na condo diyan sa Davao City mismo. Ala, eh kung itong si Isko Moreno, 5 million. Dapat pampamilya na yung talent niyang yun, ano ha? Binigay sa Cotabato. The God of Province of Cotabato, 5 million. Talent fee kay Vicky Bello, 2 million. Talent fee niya para mag-model sa Pascual Laboratories, 3 million. Hindi niya kinuha, kundi binigay niya mismo sa probinsya ng Cotabato. Kaya nga sabi ko, alam ko yung balde na galing kay Isko patungo sa province of Cotabato, bago yun eh. Kaya walang butas yun eh. Kaya makararating doon ng buong-buo yung 5 milyon. Katunayan, walang balde na gagamitin doon eh. Bank-to-bank yung account eh. Kaya walang balde. Kaya yung 5 million from Isko Moreno of Manila will reach the province of Davao, I mean Cotabato, intact. 5 million. Ang mga kinatatakot ko lang, baka yung 5 million galing sa tanggapan ng probinsya patungo sa mga disaster areas, baka yung gamitin na balde ay butas-butas. Baka butas-butas. Meron akong tinanggap na balita rito, paring Eugene Rye, sabi niya, "Hi Tito, ang Tagalog ko po, konti lang." Para kang si Doma, Ampil. Tito, I couldn't understand much Tagalog, sabi sa akin. Oho, paturo ka kay Professor Bobby Yalong. Dom Ampil. Malakas ka naman dito sa ating magaling na direktor. Magaling ng direktor, magaling pang journalist, magaling pang couturier, magaling pang dress designer, magaling pa sa lahat na magaling. Bobby Yalong. Paturo ka rito. Pareho ko, teacher ito eh. Paturo ka ng Tagalog.
as a second language na ngayon, ni Dom Ampil. Nanonood siya din, sir. Thank you very much, pareko. Bob Yalong, nanonood siya din ngayon. And then, Sir Rina Isabel Ruero, also with us today, with a warm company. Rina Isabel Ruero. Thank you. Maraming salamat. Ops, lumabas itong aking blackboard. Buti na lang. Matagal na nawala ito. Ah, mga pangalan. Si Consul Arman Talbo is with us. Nabanggit ko na kanina. Amira Ala is also with us today. Nasa blackboard ko lang pala ang pangalan ni Amira. Amira Ala. Of course, expected na yan. Pag naandyan si Dom, naandyan si Amir, di ba? And then, John Andrada is with us today. Ang Batikan, number one, pinakang magaling na broadcaster sa Naga ngayon. On the record ito. Number one, pinakang magaling na broadcaster dyan sa Naga ngayon with us today. Hil Basmayor, nanonood sa atin ngayon. Pare ko, thank you. Thank you very much. Naalala ko tuloy, sabi ni Bert Martinez, Dolores Martinez, I should say. Yun daw na ano yung kasaro, Bicol or something, ay iniimbitahan akong dumalo sa kanilang annual anniversary. Gawa ng sabi sa akin, official communication sa akin ay ni Bert, padadala niya raw, binigyan ako ng text at saka ng snapshot. Awardi tayo as Bicolano broadcaster or something, ganyan. December 19 ang kanilang funksyon. I doubt kung ako'y makakauwi ng Bicol ng 19, ano ha? Gawa ng masyadong masikip yung ating mga schedules. Hindi ko alam kung 19 ako'y nandiyan sa Bicol. Kaya thank you very much doon sa ano ba yung organisasyon na sinabi ni Bert, sandali ha. Subukan kong hanapin muna. Sabi ni Bert kasi sa akin, yun daw na hindi ko matandaan yung organisasyon na, ito. Sumaro pala, Sumaro Bicol noon, headed by Ramon Ulanyo Jr. Outstanding Bicolano in the field of broadcasting. Pinagkakaloob sa atin December 18, 2019. December 18 pala. Ano yun ulit? Kasaro, hold on. Ha? Sumaro Bicol noon, headed by Ramon Ulanyo Jr. Thank you for the honors. Maraming salamat. Hindi ko lang alam kung makararating ako ng 18 ng Disyembre dyan sa Bicolandia. Eugene Rai, ang Tagalog ko po ay kunti. And then Hil Basmayor Naga. Sabi ko na nga kanina. Number one ito on the record yan na broadcaster ngayon dyan sa Naga. Hil Basmayor nang let me see nang bam 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 91.9 BBS FM Hil Basmayor. Sabi ni Sir Bobby Yalong, sobra ka namang pumuri. Para mo na akong sinusuob ng ng insenso at kamanyang. Alam niyo yung insenso? Sa akin, mabango yun sa Bob. Mabango sa akin yung insenso. I like it. Gusto ko yung amoy niyan. Hindi ko alam yung kamanyang. Alam kong may kamanyang. I cannot just recall the smell. Pero yung insenso, I like it. Salamat sa nakakatabang puso na papuri. Aha. Alam mo, Bob, ako sumusunod ako sa tinatawag natin sa journalism na core principles of journalism. Core, core principles of journalism. Independence, fairness,
impartiality ang ibig sabihin, humanity, accountability. Kailangan dito accurate ang paghahayag mo. Sinusunod ko yan. Kaya pag sinabi kong magaling si Bob, magaling talaga. Walang bola yan Alam bola, magaling talaga ito si Bobby Yalong. Maniwala kayo. Pasyalanin niyo yung kanyang tanggapan riyan kung gusto niyo magpa... Anong tawag yan? Yung eksakto sa katawan mong sukat, damit, style, etc. Yung tama sa panlasa mo. Gagawang ka nito ni Bob Yalong. Magaling, magaling. Walang bola yan. And then si Betty Buenbiahe with us today. At saka isa pang kapatid ko sa Hanabuhay. Ito'y magaling din itong broadcaster. Katunayan, kasalamuhan ito ang mga big-time politicians dyan sa Metro Manila. Gawa nang hindi lamang ito magaling na broadcaster, kundi magaling din political leader. Yan na lang iba kundi si Toots de Queros. Toots de Queros. Yan ang magaling nating kababayan natin din, Bicolano. Pakinggan si Pierel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Resty or Toots de Queros. Ang kanyang tunay na pangalan, Resty Tuto Ang aking kapatid, si Ate Nens, nagpupuyat dyan sa Legazpi. Thank you very much, Ate. Maraming salamat. Ingat ka lamang. Ala, hindi na tayo bata. Huwag masyado magpuyat. Sabi ng doktor sa akin, oops. Ikaw ba'y nagpupuyat lagi? Gawa ng medyo naapektuhan itong kan mo. Pagpupuyat mong grabe. Akin na lang yan. Wag na sa inyo. And then, I don't know kung ito'y paring Rolly Lakay Gonzalo ng IZ. Ito'y aking binerify sa ibang mga outlets natin, Rian. Wala itong news item na ito, pero ito ay galing sa Al Jazeera. Na nakuha natin itong balita na ito. 19 ang patay at ilang ang mga nangasugatan ng isang truck ay mawala ng control dyan sa malabulubunduking bahagi ng Pilipinas at dumausdo sa ilalim ng bangin ang naturang truck na ito. Hinahanap ko sana ang confirmation ng report na ito ng Al Jazeera. But I can't find any news item of this from other sources. Kaya hindi ko po sigurado kung ito ay totoo. Bagaman ito ay may petsa ngayong araw na ito, Sabado, at 2 ng Nobyembre 2019, yaan ang dateline ng Al Jazeera. 19 ang patay, sabi rito. At ilan ang mga nangasugatan na ganap ito sa malabunduking bahagi ng Hilagang Pilipinas. Ang naturang, sabi rito, ang munisipyo ng Corner Apayao Province. Naganap daw ito nung Webes. Hindi ko makita kasi I don't know kung ito'y confirmed dyan sa atin. Bagaman ito'y lumabas sa Al Jazeera, kanina lamang, kanina, ngayong alas 8 ng umaga, habang ini-scan ko yung mga emails ko at mga press releases dito sa aking email para sa broadcast natin. Yung mga connections natin kasi ito . Sabi rito, ang may sabi rito 20 mga pasahero ang nagkaroon ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at 19 ang patay. Kasama na ang driver. Sabi rito, ano itong kanipas na ito? Sino itong kanipas? Ito'y naganap sa Corner Apayao, Webes ng gabi. Okay, hindi ko na i-detalye ito. Mahaba ito . Yan, mahaba itong press release, email na patala sa atin. Hindi ko na i-detalyehin, gawa nang hindi ako sigurado. Gawa nang hindi ko makuha sa ibang mga news outlets natin. Lalo na yung mga may feed na ipinagkakaloob sa atin. Hindi ko makuha yung ganyang news item. So Ruth, ang ating Miss America Philippines na nag-relinguish laman ng kanyang corona last year. I mean this year.
January of this year. Ito ang ating butihin na maganda na Mrs. Ruth Setiar Medina. Matalik nating kaibigan ito at ito eh naandyan din sa mga sosyalam. Palibasa, meron siyang kagandahan na pwedeng i-bandu sa kalikasan. Thank you, Ruth. Maraming salamat. Hindi ko pinagsasawa ang tingnan yung mga postings ng kaibigan kong ito, si Ruth. Gawa ng nakapagpapasaya ng kalooban, ano ha? Eh, pag makikita mo yung mga beauting kanyan eh. Ruth Setiar Medina. Greetings sa lahat. Kasama na ang buong pamilya riyan eh. Ha? At saka sa butihing husband eh. At sa mga anak. Pakinggan si Pierel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. John Barazona is also with us today. John, thank you very much. Maraming salamat. I don't know kung asan si John. Nasa Pilipinas ba o abroad ang ating John? Puso ko, sa bayan ko. Lagi naman tayong ganyan. Eh, ang puso natin laging nasa bayan natin. Especially kung si Pinky Wilson Lilin nanunood sa atin. Ah, Pinky Wilson Lilin. Naalala ko yung kumpadre ng papa ko nung araw dyan sa Sangay, sa Tigaon actually. Yung mga may-ari ng mga products, iba't iba riyan. Mr. Lilin, L-E-E-L-I-N. Madalas kami noong nandoon at naimbitahan sa bahay nila. At pagpa-uwi na kami, niyahatid kami ng Berlina. Alala ninyo, Bob Yalong? Naalala mo yung Berlina? Yung Ford na mga 1945. Okay. Yan. Thank you very much for the audience. Pinky Wilson Lilin. Sa akin, mahalaga yung apelyadong yan. Gawa yan ay link. Tulay ko sa aking mga magulang pag naalala ko yung mga kaibigan ng aking mga papa at mama. Okay, Elmer Arcilia Oliva, another broadcaster natin ito. Magaling din itong broadcaster, dyan sa Bicol naman ito. Elmer Arcilia Oliva, thanks for the company. At ang aking puso. Puso ko, sa bayan ko. Okay, now doon sa ikalawang importanteng balita natin, kapitbahay, eto naman yung araw ng mga patay. Araw ng mga patay, araw ng mga santo. All Souls Day and then All Saints Day. All Saints Day na una sa All Souls Day. Paano nagsimula itong mga all na ito? Pag-uusapan natin mamaya. Alam natin na may mga undas. Alam natin na mayroong All Souls Day. Alam natin na may All Saints Day. Pero alam ba natin kung paano nagsimula ang mga ito? Yan ang ating tatalakayin. Yan ang pangdagdag natin sa ating kaalaman. Sa ating super information power. Saan nagsimula ang katagang Halloween? Paano nagsimula ang All Saints Day? Paano nagsimula ang All Souls Day? Bakit tinawag na All Saints Day? Bakit tinawag na All Souls Day? Bakit tinawag na Halloween? Elmer Arcilia Oliva, thank you very much. Maraming salamat. Agrippino Abiliar, nabanggit ko na. Eugene Rye, also with us today. Balikan ko sandali itong blackboard ko eh. Hilbas Mayor Tuts de Kerbeti, Buen Biyahe, nabanggit ko na. Ang aking kapatid at tinena, nabanggit ko na rin. And then, mga bumisita po sa North Cemetery para sa Undas 2019. 1,000,000 mahigit. Hanggang sa kanina na natapos ang mga pagdaloy ng mga kababayan natin sa loob ng simenteryo. In and out of the North Manila North Cemetery, Manila South Cemetery. Dito lamang sa North Cemetery, 1,000,000 mahigit ang naging bisita ng naturang simenteryo. Salamat kay Yorme Esco Moreno at marami ang mga nagpasalamat na mga may-ari na mga nicho
sabagat nawala yung takot nila na puntahan yung kanilang mga mahal sa buhay na nakahimlay, especially doon sa boundary, doon sa mga apartment type na mga nicho, gawa nang wala na yung mga squatters doon. Walang humpay for the last 1 week ang Department of Public Services at saka ang City Engineer's Office ng Maynila. For the last 1 week ay giniba ang mahigit sa 5,000 bahay na kung saan nakatira ang 10,000 na mga pamilya o mga mamamayan na walang mga formal na tahanan diyan sa North Cemetery at South Cemetery lamang. Tinanggal. Although ngayon, marami pang mga nakatayong mga bahay riyan sa loob ng simenteryo. And to think, pareko, konkreto yung mga bahay nila sa loob ng simenteryo. Kagaya halimbawa, yung isang the other day, nung A30, ginigiba ng mga kinatawa ng engineering ng Maynila at ng DPS. Yung dalawang palapag na konkretong building itinayo sa bubong ng isang musuleyo. Isang musuleyo. Tinayuan ng dalawang palapag na konkretong gusali sa ibabaw. Ito'y ginigiba hanggang ngayon, di pa tapos eh. Gawa ng masyadong matibay yung naturang gusali. Isa lamang ito sa mahigit sa 2,500 na mga gusali, mga illegal structures sa loob ng North Cemetery. Isipin mo, North Cemetery lamang, 7,500. Sa South Cemetery, 2,000 lamang mahigit yung mga illegal settlers doon. Pero yung North Cemetery ang grabe. Ngayon, yung mga bumisita po sa Undas, sa mga cemeteryo natin, particularly sa North Cemetery, umabot ng mahigit 1,000,000. Pakinggan natin itong report na ito ni Michael Delizo. Ito po ay naunang ulat gabi. Kung baga Sabado ng hapon dyan sa Maynila. Kaya mga reports dito ay hindi pa as accurate as what we just gave you a few minutes ago. Mahigit sa 1,000,000. Ito po, pakinggan natin itong naunang ulat. Mga tao dito sa sementeryo at karamihan ay nag-uuwian na habang yung mga organisasyon naman ay nagsisimula na rin magligpit ng mga tent na sinetap nila dito sa labas. Yung mga gusto pa pong dumalaw dito, no, bukas tong sementeryo magdamag. Yun nga lang po, magdala kayo ng payong dahil katulad nga ngayon. Ito kagabi ito ha, American time. Aha. Iba-iba ang kahulugan ng sa mga Pilipino. Mayroong tahimik na nananalangin sa puntod ng mga pumanaw na mahal sa buhay. Naalaala mo lahat yung mga mahal mo sa buhay na nauno na sa amin. Para sa iba, pagkakataon ito para magsalo-salo at makasama ang iba pang nabubuhay sa pamilya. Undas po sa amin ang nagsisilbing reunion namin tsaka bonding namin once a year. Kwentuhan, ganyan, kainan. Sa labas ng Manila North Cemetery, malapiesta ang tagpo. May mga libreng serbisyo at giveaways para sa mga dumadalaw sa kanilang patay. Bagamat bawal nang magtinda sa loob ng sementeryo, di na napigilan ang mga vendor sa labas nito. Isinara na rin ang kalsada sa mga sasakyan sa dami ng mga tao. Bumuhos din ang mga tao sa Manila South Cemetery sa kabila ng pag-ulan. Kalbaryo naman para sa iba ang sinuong na traffic para madalaw ang mga yumaong kapamilya sa Manila Memorial Park at Loyola Memorial Park sa Parañaque. Kanina pa kami. Nalis kami sa likutan mga 7:30. Ano ba yun sa gitna? Skyway. Tapos tagal doon, hindi maurong-urong. Stress. Kakapagod. Hindi naman napigil ang traffic o ulan si Lolo Lorito. Sagrado para sa kanya ang pagdalaw sa puntod ng asawa. I-miss ko siya. Ay sinabi ko na bigyan ako ng maganda buhay pa.
Sa ngayon, ang sinasabi ng Philippine National Police ay payapa at organisado ang paggunita ng undas sa buong bansa. At tuloy-tuloy pa rin daw sila magbabantay hanggang matapos nga itong undas season sa November 4. Balik sa inyo. Thank you. Maraming salamat. Diyan ay concerned lamang yon ng report na yan, yung North Cemetery. Yung mga nakikita natin sa North Cemetery, sa mga videos, ay hindi lamang po yan unique sa North Cemetery, kundi sa buong bansaman. Gawa ng ugali na natin yung dalawin ng ating mga mahal sa buhay. Sad to say, ang ilan dyan pag All Souls Day lamang na dadalaw. Ano ha? Kaya kaligayahan na rin ng mga mahal natin sa buhay na nakikita nila na sila ay hindi pa nakakalimutan. Although doon sa North Cemetery, and this is true, sa lahat ng mga simenteryo sa bansa, after 5 years, ang ilan dyan ang mga sepulturero at iba mga nagbabantay, binabastos yung mga remains ng mga yumauna. Kasi sa mga public cemeteries, ang batas dyan after 5 years, kailangan kunin na yung mga buto, mga material things ng yumao. Kaya lamang yung iba na papabayaan, yung mga sepulturero, basta na lang nilalagay sa sako, inilalagay sa tabi. Yan ang na-discover ng engineering ng Maynila at ng Department of Public Services nang matagpuan nila sa kanilang demolition duties ng mga illegal settlers sa North Cemetery na maraming mga kalansay ang binaboy maging ng mga illegal settlers na ito. Eh, mantaka mo, lagay sa sako, lagay sa tabi. So naglipa na sa mga iba't ibang parte ng North Cemetery yung mga natagpuan na mga kalansay ng tao. Buti na lamang may undas. Ano ba ang undas? Pag-usapan natin mayaya ng konti, kapitbahay. Thank you kay Marietta Lamar. Maraming salamat, Mariette. Thanks for the company. At ako'y nagpapasalamat na andyan nakaalalay itong ating kaibigan Marietta Lamar and Brenda Lube Velasquez. Good morning. Ang tawag niya sa akin ay Floro. Ang tawag sa akin ni Brenda ay Floro. Thank you very much, my friend. Maraming salamat. Aha. Doon po sa iba't ibang panig ng bansa, sa nag-iisang Catholic country sa East. Ano ha? Eh hindi lamang sa Maynila, hindi lamang sa North Cemetery, hindi lamang sa South Cemetery, hindi lamang sa La Loma, hindi lamang sa Chinese Cemetery, hindi lamang sa Loyola, hindi lamang sa kung saan sa mga cemetery nagaganap ang pagdalaw, kundi maging sa iba't ibang panig ng bansa. Ang problema, dahilan sa mga pag-ulan kanina, araw po ng Sabado, maraming mga kababayan natin ang nagbusa ng katakot-takot gawa ng baha sa ibang mga areas sa pagdiriwang nila ng All Saints Day at pananalangin nila sa mga kaluluwa ng kanilang mga mahal sa All Souls Day. Ito ang report ni Chiara Zambrano ng ABS. October 31st to 6 in the evening of All Saints Day, an estimated 683,000 people have entered the gates of the Manila South Cemetery. The crowd has gotten so thick that children were given name tags in case they get separated from their families. In her exhaustion from making her way past the sea of people, the elderly Melita had to sit down on a stranger's tomb just to catch her breath. She didn't mind at all coming to the cemetery by herself. Her husband Ricardo deserves some flowers and she would be the one to give it. Ang tungkulin ng isang asawa sa kanyang pamilya. Kaya kung maaari nga eh, kung mabuhay pa siya sana eh, bubuhayin. Pero hindi na pwede. Ang Diyos na lang nakakaalam. By late afternoon, the dark clouds gave way to a steady downpour. Most of the tombs at the South Cemetery are exposed to the elements. Many people scampered to the exits, but some refused to budge.
In Pampanga, several cemeteries in the municipalities of Masantol and Makabebe are still flooded from rains brought by the southwest monsoon. But this didn't stop people from visiting their departed loved ones. In Lingayen, Pangasinan, youths fly colorful kites, giving a festive atmosphere to the Day of the Dead. This has become an annual tradition. Residents here believe that the kites they fly can bring to heaven the souls of those who are in purgatory. They also believe that the kites drive away evil spirits. There's also fanfare in this private cemetery in Cebu, where visitors can play bingo games and win prizes such as home appliances. The memorial park has turned into an amusement park as management set up a Ferris wheel, a merry-go-round, and other rides for visitors to enjoy. Shara Zambrano, ABS-CBN News. Maraming salamat. Thank you very much, Ms. Zambrano. Ayan ang mga naganap nitong nakalipas na All Souls Day. Unahin natin All Saints Day and then All Souls Day na nagtapos kani-kanino lamang. Ilang oras pa lamang nakalilipas, iyan kasi ay October 31 and then November 1. Actually, November 2 sa mga nandiyan simenteryo. Paano nga ba nagsimula itong All Souls Day at saka All Saints Day at din sa Amerika yung Halloween sa atin undas? Ano yung undas, pare ko? Well, ito pong undas, yung evolution ng salitang undas. Actually, ito ang ibig sabihin yan ay from the word, Spanish word, honrar, honor. Yung iba hindi honrar, kundi honrar. Walang H. Ngayon, honra or honor. Ang honrar, to give honor, no, ha? Para maliwanag. Yung honra, honor. Okay. Now, dahilan sa pagsasalin-salin ng katagang honrar at saka from the Spanish word, naging Pinoy, lalo na kung mapunta kayo dyan sa Pampanga, nagbabago-bago. Kaya sa Katagalugan, yung mga sa mga nasa Batangas, mga nasa Tayaba sa Quezon, yung mga nasa Mindoro, ang tawag dito ay undras. Di ba? Tama ba ako riyan? Undras. Ngayon, yung mga iba ay undas. Nawala yung R, nawala yung H or H. Kaya naging undas. Pero sa mga ibang lugar, sabi ko na nga dyan sa Quezon, mga nasa purong Katagalugan, ang tawag dyan ay undras with an S. Mm-hmm. Yan ay galing sa nakaugalian na natin na isinalin ugali ng mga Kastila sa mga Pilipino. Yan ay super information power. Public service. Ngayon, paano naman nagsimula itong All Souls Day at saka All Saints Day? Ang nauna po rito ay All Saints Day actually. Way back 615 years, pagkatapos na ng kamatayan ng Puong Maykapal, death of Jesus, 615 years ago, after the death of Jesus, may isang pare or sa simbahan na nagnasang ipagdiwang yung o kaya ipagdasal, bigyan ng karangalan yung mga nangamatay na mga santo. Mga nangamatay na mga santo. Yun ang simula niyan. Pope Bonius ang actually may akda nito noong 615 years after death of Jesus. Actually, ang celebration na ito ay ginagawa May 13. May 13. Nagsimula yan 615 after death. Para yan sa mga santo, mga kapitapitagan na mga relihiyosong tao doon sa Roma. Pope Bonius IV
ang may pasimula nito. And then, 200 years after, 844 after death of Christ, si Pope Sixtus IV ay lalo pang pinaigting yung pagdiriwang ng kapistahan, pagbibigay ng parangal doon sa mga mararangal, mga makadiyos na mga santo, tinaguri ang santo doon sa Roma. Ang ginawa nito ay binago yung petsa. Instead na May 13, ginawa nitong October 31. Binago niya yung petsa. Ang dahilan nito ay sapagkat sabi niya, yung May, simula pa lamang ito ng taniman. Kailangan natin ng masigabong mga paghahanda para ipagdiwang yung karangalan ng mga santo. Kaya kailangan natin ang maraming ani. Eh wala pa noong mga factory na mga malalaki, mga machinery. Roman Empire. So ang ginawa nila, binago nitong si Pope Gregory IV, binago niya. Ginawa niyang November 1, ang All Saints Day. Para may masaganang ani na magagamit nila sa celebration ng All Saints Day. Yan ay 844 after the death of Christ. Pope Gregory IV. And then, binago uli ito noong 1484 ni Pope Sixtus IV naman. Sabi ni Pope Sixtus IV, hindi lamang mga santo ng Roma ang kailangan bigyan natin ng kahalagahan ng karangalan, kundi lahat na ng mga santo sa buong daigdig na nasa sakop natin, parangalan natin, kaya binuo ang November 1 All Saints Day. Ito ay formal na idineklara ni Pope Sixtus IV. Sabi niya, formal na ipagdiwang na ang Nobyembre 1 bilang araw ng mga santo. Okay? Now, bakit binago itong petsa from May 13 hanggang November 1? Ito ay may kaugnayan doon sa pagdiriwang naman ng pagbabago ng panahon from summer to fall sa Ireland. Doon sa Ireland naman, merong celebration doon, walang koneksyon sa mga santo, kundi sa kasaganaan ng kanilang buhay, yaan yung practice ng mga Celtics ng Ireland. Meron silang festivities doon na ano bang tawag nito, ha? May festivities sila doon na kung tawagin ay Gaelic Festival Samhain. Ito'y pagdiriwang ng mga Irish sa paglilipat ng panahon season from the season of harvest to the season of darkness. Kaya yung pagdiriwang nila, itong na ngayon ay Halloween na. Titingnan natin naman ang relasyon ng Halloween dito. Ano? Pero nung araw, yaan ay panahon ng anong year ito? October 31. Wala pang All Saints Day nung araw, wala pang All Souls Day. Nagdiriwang na sila nitong tinatawag, hindi pa ito Halloween, tinatawag nilang Gaelic Festival Samhain diyan sa Ireland. Ngayon, ito ay nagkaroon ng idea etong si Pope Sixtus IV na gawin natin ito nationwide na, international, at saka gawin natin ng November. Kagaya ng mga Irish, masagana na ang aning naiimbak nila,
bago dumating ang season of darkness, yan yung winter, eh may mga ani na makakain. Kaya noong 844 after death, ginawang national or international, in the case of Rome, national, yung All Saints Day. And then noong 1048, after death, malapit na sa panahon natin, 1048, eto namang si Saint Odilo ng abot of Cluny ay nagpalabas ng kautusan na sa lahat ng mga monasteryo sa simula sa Roma hanggang sa daigdig, sabi nitong si Saint Odilo, sabi niya, alam mo, hindi lamang mga santo ang kailangang ipagdiwang natin. Kailangang kilalanin din natin yung mga tao na hindi man sila mga santo, ay pupunta rin sila sa kanlungan ng puong may kapal, kaya ipagdiwang din natin ang kanilang mga kaluluwa para itong mga kaluluwa na ito ay mapunta sa kalangitan. Kaya si Saint Odilo noong 1048 ay nagpalabas ng decree ng kautusan lamang sa kanyang mga nasa sakupan kundi sa buong daigdig. Noong araw daw kasi itong monasteryo na ito, yung abot ng Cluny diyan sa France, ay pinakang makapangyarihan na pinagmumulan ng monasteryo ng mga Katoliko, ng mga nagsisimba, ng mga nananampalataya kay Jesus. Kaya ang decree nito ay sinusunod sa buong daigdig. Kaya iniutos ni Saint Odilo na kilalanin din ang mga patay. Hindi lamang mga santo, kundi mga patay. At ito ay iniugpong ni Saint Odilo sa All Saints Day. So, sa kalagitnaan ng All Saints Day, kakalimbang ang simbahan, magdarasal, magsisindi ng kandila para sa pagsali ng susunod na araw. That's November 2. Ay kilalani naman at ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao na. Bakit kailangang ipagdasal? Di ba pag namamatay tayo, paniwala natin, diretso tayo sa langit. Hindi ho yan ang paniniwala nung mga nakalipas at maging ngayon. Meron tayong tinatawag na purgatorio. Ah, di ba? May tinatawag tayong purgatorio. Public service. Knowledge power ito, pare ko, mga kumare. Ah, purgatorio. Yun ang dahilan actually kung bakit meron tayong All Souls Day ngayong November 2. All Souls Day. Ito ang official na All Souls Day. Ados. Kaya lamang tayo mga Pinoy, pumupunta tayo ng simenteryo auno. All Saints Day yan. Ang ados, actually, ay pinairal yan ni Saint Odilo para ipanalangin natin ang mga kaluluwa ng mga yumaunang mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay. So sa madali sabi, ang ados ay pananalangin. Gawa nang ang paniwala ng simbahan. Yung mga kaluluwa ng mga nangamatay ay hindi naman sila nakasakay sa express train. Hindi sila nakasakay sa express train eh. Sila ay nakasakay sa aircon bus, pero dadalhin muna sila doon sa tinatawag na clearing center. Ah, hindi ka muna didiretso doon sa taas eh. Yun ang paniwala. Kang mga kaluluwa ng mga namatay, ng mga yumao, pagkatapos na mamatay, meron silang stopover eh. Hindi ito parang Philippine Airlines na tuloy-tuloy from John F. Kennedy o kaya from Canada o kaya from San Francisco, diretso ng Pilipinas. Para itong Cathay Pacific eh. Dadaan muna ng Hong Kong eh. Kaya lamang may problema ngayon sa Hong Kong. May rallying matindi. Ano?
Ngayon, eto mga nangamatay, didiretso muna daw ito sa purgatorio. That is the reason why meron tayong All Souls Day. Para tulungan natin ang mga yumao na ipagdasal kay Mama Mary, ipagdasal kay Papa Jesus, na kung ano man ang mga maliliit na kasalanan ng mga kamag-anak natin, patawarin na para siya'y makasama na ng puong may kapal doon sa langit. Ang paniniwala kasi, pag namatay tayo, may mga venial sins tayo kung tawagin, maliliit na mga pagkakasala, hindi itong pagkakasala kagaya ng pagkakasala ni Ki Abuloy na siya daw ay anak ng Diyos, delikado. Baka siya ay doon siya sa, anong tawag niyan? Doon sa stove, yung may apoy. Ngayon yung mga maliliit ang kasalanan doon sa purgatorio. Yung unang kadahilanan kung bakit meron tayong All Souls Day. Pananalangin para sa mga yumao na yung mga kaluluwa nito huwag patagalin sa purgatorio. Bago iharap kay Jesus, kailangan mo nang magkaroon ng cleansing diyan sa purgatorio. Public service. Yan ang ating super information power, mga kapitbahay. Now, ano naman itong Halloween? Ha? Kung sa Pilipinas kasi undas, sa mga European countries, including sa West, dito sa Amerika, Halloween naman ang tawag natin dito. Eh, paano nagsimula ang Halloween, kapitbahay? Pakinggan si Pierel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Alas 11:36 ang oras natin, mga kapitbahay. Brenda Louis Velasquez. Thank you, Brenda. Maraming salamat. And then, of course, kay Rina Isabel Ruero. Thank you, too. Kay Ruth Sichar Medina. Maraming salamat sa alalay sa atin. And, of course, sa mga nauna na sa atin riyan, si Consul Arman Talbo, thank you very much, Consul. Si Perfecto Reale, munti ko nang ma-miss itong pangalan, Perfecto Reale, thank you very much, pariko. And then of course, si Alberto Orbeta, nakaalalay sa atin din, thank you, maraming salamat. Raul Estrellado, nakaalalay sa atin, thank you. Si Rolly Gonzalo, ng WIZ, thank you very much. Maraming salamat. Hilbas Mayor ng BBS-FM sa Naga. Number one na broadcaster ito ngayon riyan. Thank you for the company. And then Trinidad De Leosa, nandiyan din. Si J.D. Ponte, nandiyan din, nakaalalay sa atin. And then of course si Doming Ampil, Amira Ala, nandiyan ang dalawa. Jess Placidas also with us. Raul Estrellado ng PIDZI, also with us today, thank you. At Tinena, ang aking kapatid dyan sa Legazpi, maraming salamat sa alalay sa atin. Pakinggan si Pierel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. So alam na ninyo kung anong ibig sabihin ng All Saints Day at saka All Souls Day, kung paano nagsimula itong mga ito. Marietta Lamar, thank you. Ngayon, ano naman ang dahilan at nagkaroon tayo ng Halloween? Well, bagaman ang Halloween ay nagsimula po sa, actually, hindi Halloween. Ang ganitong uri, ang ganitong klase ng selebrasyon ay nagsimula sa Ireland way back, wala pang panahon na naitala. Irish. Eto mga Irish, nung araw, pinagdiriwang nila ang pasasalamat. Actually, nung araw, mga pagan, yung mga tao na nananampalataya, hindi sa Diyos, kundi sa mga animal, mga ganyan, yan ang mga pagan nung araw, bago pa nabuhay ang puong may kapal si Jesus Christ. Nung araw, ito mga pagan, karamihan dito naandyan sa Ireland, ang mga naandyan na pagan, pinagdiriwang nila ang panahon ng pag-aani.
Ano, ha? Eh, kaya naisipan nila na yung pag-ani ay maging masigabo, maging masaya, maging prominent. October 31, nagdiriwang sila ng ano bang pangalan na sinabi? Gaelic Festival. Gaelic Festival. Samhain, diyan sa Ireland. Ang pagdiriwang na ito ay naandiyan yung pangapaghahanda, naandiyan yung paggamit ng pumpkin para ukitan ng mga magaganda at masasayang mukha, naandiyan yung mga games, naandiyan yung mga pagbisita sa mga hunted areas. Noong araw, mahilig sila sa budo-budo, di ba? Diyan sa Ireland. So yung mga hunted areas, dinadalaw nila ito. Lalo na yung mga lugar na kung saan ay sinusunog nila yung mga napagkakamala nilang mga ano nga yung mga budu-budu, ganyan. So, panahon ng paglilipat ng panahon ng tag-ani, meaning summer, at saka winter, dark period nila, pinagdiriwang nila ito ng October 31. Dito actually napulot ng Roma yung pagdiriwang na may paghahanda. Pagdiriwang ng All Saints Day na may paghahanda. So lumikas ang mga panahon, ayon sa mga historians, na influensyahan din ng Katoliko, ng Roma, ang celebration ng Irish, yung tinatawag nilang Gaelic Festival, na influensyahan, kaya't sa pagdausdus ng panahon, nagkaroon ng fusion o kaya pagkakaisa yung mga naging convert ng mga Catholics na mga pagan at pinagdiwang nila yung Halloween, ang tawag nila. Yung Halloween galing sa katagang hollow o kaya mga pari, mga priests, and then win, ito'y napasalin-salin na sa iba't ibang mga spelling. Ito actually ay evening, ha? Gabi ng mga pare o ng mga priests. Halloween, hollow priest, win evening. Sa pagsali ng panahon, natapyas na tapyas yung mga salita, nagkaroon ng fusion, kaya nabuo ang pangalang actually All Halloween. Ang original niya. Sa ibang mga areas daw sa Europa, naandyan pa rin yung All Hallow Eve. Nawala na yung in, Eve na lang. Ngayon yung Eve, naging in. Kaya yung All Hallow Evening, na wala yung all, naging hollow, nawala yung W sa hollow, nawala naman yung N-I-N-G doon sa evening, pinagsanib yung dalawang salita, naging hollow in, I-E-E-N, instead na naging E-V-E. Ha? Yun ang kasaysayan naman ng Halloween sa Europa at saka dito sa Amerika. Yung practice pareho nung panahon ng Gaelic Festival, pareho ng practice ngayon. Nagsusuot ng mga nakatatakot na mga itsura itong mga bata at saka yung mga nagsisilibra ng Halloween, pumupunta sa mga bahay-bahay. Noong araw sa Gaelic Festival, ganun din ang ginagawa ng mga Irish. Pumupunta sa mga nakatatakot na mga lugar at ang iba'y nananakot naman. Kasaysayan ng Halloween dito sa Europa, dito sa Amerika, iyan ay Super Information Power. Pakinggan si Ferel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Ngayon ay alam na ni Lorenzo Diaz Narvaez. Alam na ng ating kaibigan itong mga kadahilanan bakit tayo may katagang Halloween, bakit tayo may All Souls Day? Bakit tayo may All Saints Day? Yaan ay bilang pagpapalawak, pagpapayaman ng ating kaalaman sa ating super information power.
Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Ang bilis ng oras natin mga kapitbahay. Ganap ng 44 makalipas ang alas 11. Ang ating mga public service mayan ng konti, ang ating mga celebrants mayan ng konti. At marami pa tayong mga balita rito kasama na ang mga nagaganap naman dyan sa Maynila. Lalo na ang Jones Bridge na pinagaganda ngayon ni Mayor Rich Cumoreno at nais niyang maibalik ang tinatawag na The Bridge of Paris in Asia. Yan ang Jones Bridge. Rodrigo Salvo, thank you very much, Rod. Maraming salamat. Alalay din natin ngayon, of course, Lorenzo Narvaez, nandiyan, Brenda Loeb, nandiyan, nanonood sa atin. Thank you sa kanila lahat. At saka yung mga nandirito rin sa ating blackboard, let me check again. Baka may nakakaligtan ako rito, ha? Betty Buenviaje, and then Milet Cruz Sibog. Ayun, hindi ko nabanggit dito kanina, andito kasi sa blackboard eh. Eh yung mga kaibigan natin, kayo po mga naandyan at nakikiagapay sa atin, para nakikita ko yung pangalan na hindi ko namimiss, eh lagay tayo ng konting note dito sa ating comment section para lumalabas yung mga pangalan. Gawa ng kapag hindi lumalabas, especially kung ang gamit ninyo ay iPhone, eh hindi ho na irerehistro sa akin dito eh. Ang nakikita lamang ito dito sa blackboard ko na kung saan na didetect nito yung mga gumagamit ng mga iPhones. Unfortunately though, there are iPhones na hindi ma-detect nitong aking computer dito. Kaya hindi ko nakikita yung mga pangalan. Ano ha? Milet Cruz Sibog. Thank you very much, Milet. Maraming salamat sa alalay sa atin. Ano? Well, sana po yung mga pinagkakaloob natin na super information power sa inyo ay nakararagdag sa inyong kaalaman. So yun ang ating mga katagang Halloween sa nagsimula, mga katagang All Souls Day sa anang galing, All Saints Day sa anang galing. At anong dapat talagang gawin natin ayon sa original na konsepto ng All Souls Day at saka ng All Saints Day. Pinaliwanag natin yan. Sana makatulong tayo ng maganda. Ano, marami pa tayong mga balita, kapitbahay, na nais na palutangin para sa mga kababayan natin magkaroon ng kaalaman, magkaroon ng wagas na pag-intindi, pag-unawa sa mga bagay na nakapaligid sa atin. Mm-hmm. Archie, saka. There you are. WFGS Broadcasting Worldwide Day and Night Time WFGS Streaming Online Music on the Fly Ready Online Top songs of great performers now streaming on w.fgs. Thank you very much. May nag-message sa akin. Sabi sa akin, Furel, bakit naka-pang All Souls Day ka pa? Agaya ng sinabi ko kanina nung nagsisimula pa lamang tayo. Nandiyan kasi si Sir Rolly Gonzalo ng WIZ. Sabi ko na nga kanina, kapag meron tayong activity outside the broadcast services, eh may racket. Sabi ni Rolly Gonzalo ng IZ, may racket kaya ta sir eh. Gaya ng nasabi ko kanina, mamaya kasing alauna ay meron tayong hosting again na imbitahan tayo na maging master of ceremonies sa isang magde-debut. Ha? Magde-debut
18 years old yung magandang dalagang na nag-imbita sa atin, yung nanay at saka tatay, na kung mari tayo ang maging panauhin doon at mag-introduce sa debutante. Kaya tayo yung nakatuksido ngayon uli. mamaya na yung aking vest, mainit eh. Mainit, kahit na nga may aircon eh, mainit eh. Kaya maya na yung vest. Ayaw pa banggit nung mag-debut eh, kung anong pangalan niya eh. Ayaw. Pati pamilya ayaw eh. Huwag daw natin banggitin. Anyway, somewhere around the rainbow. At saka, anong tawag niyan? Bongga, pare ko, bongga. Yeah, bongga. Alauna na magsisimula yung sayawan. And then yung programa na kung saan nandoon tayo, alas dos naman. Aha. Mahaba yung tinignan kong programa, mahaba eh. Naandyan yung mag-aalay ng mga bulaklak, naandyan yung mag-aalay ng sayaw, naandyan yung, madami. Pero masaya. Masaya ang aking nakikita sa programa. Aha. And then, magtatagal hanggang gabi. Hanggang gabi. Usually, sa mga hotels, the most 5 hours eh. Kaya lang, sabi ko, at 5 o'clock, excuse na muna ako. Gawa ng pahinga naman tayo, alas 5. Kaya nanduroon tayo between mga 1:30 siguro, nanduroon ako. And then, mga hanggang alas 5 eh. After that, pahinga muna tayo. Para naman nakakahuntahan ko si Ellen Ray, for example, dyan sa Hawaii. Regards sa yung mga gandang anak na mga dalaga. Ellen, ha? Ellen Ray. Kala ko nga yung kanyang mga anak, mga kapatid niya lang. Gawa nang si Ellen, kung titingnan mo yung mga litrato niya, ba, dalagan-dalaga. Kumbaga fresh kung tingnan. Wala pang kamuwang-muwang sa buhay kung titingnan mo si Ellen Ray. Kaya lamang, inihantad niya yung litrato ng kanyang dalawang anak na dalaga. Akala ko nga, mga kapatid eh. Parang si Juan, parang si Medi Solero Hidalgo. Ha? Parang si Meli, Medi Solero Hidalgo. Lalo na nung nag-asawa si Medi. Nakaw, lalong gumanda. Lalong gumanda si Medi. Oh, pag ito'y mag-solo sa kalsada, delikado ka pare ko, Mr. Hidalgo. Kaya wag na wag mong papayagan na maglakad ng mag-isa sa kalsada si Medi Solero, ngayon Mrs. Hidalgo. WHGS. Wag na muna, tama na, Archie, tama na. Archie D. Saturday Live. Sabi nga pala ni Ellen Ray, good morning to Idol. Every day we inspired. Salamat po. Grabe naman, wala kang kaalam-alam. Wala daw akong kaalam-alam sa kanya. Ang lupit. Ang pagkakaalam ko kasi Ellen, dalaga. Na walang kamuwang-muwang sa larangan ng pagmamahal. Ha? Pagmamahal lang ni Mama at saka ni Papa siguro, okay? At saka mga kapatid. Pero pagmamahal ng isang binata, akala ko wala eh. Akala ko wala eh. Filipino Online. FGS. Web radio. Ang inyo pong abang lingkod, Puso ko, sabayan ko. Well, kanina nga pala, dumating na sa Thailand ang presidente ng Pilipinas, Rodrigo Duterte, in spite of the fact na ang Pilipinas ay patuloy na niyayanig ngayon ng lindol. At tunayan ay mahigit 30. Actually, 37 ang mga patay sa lindol ng mga nagaganap dyan sa Pilipinas. In spite ng pangangailangan ng liderato sa bansa, dahilan sa mga danyos, yung mga damages ng mga nagaganap, sa tuloy-tuloy ng mga paglindol, umalis
si President Rodrigo Duterte ng Pilipinas ng bansa at nanduroon na ngayon sa Thailand para dumalo sa ASEAN meeting. Ika-35 ASEAN meeting ng 10 mga bansa na miyembro ng Association of Southeast Asian Nation or ASEAN. Ito'y magaganap simula ngayong araw na ito ng Sabado. Actually, Linggo. At ito'y magtatagal ng ilang araw. Kaya lamang, ito pong presidente ng Amerika, Donald Trump, ay hindi dadalo doon sa ASEAN meeting. Usually, nanduroon ang presidente ng Pilipinas. Pinadala lang lamang nito yung kanyang mga kinatawan at takdang pag-usapan doon ng mga ASEAN one-on-one with China ni President Duterte at saka ng India at saka yung presidente ng United Nations. So, alamin natin kung ano ang mga bagay na nagaganap sa kasalukuyan habang nandoroon si Duterte sa Thailand. Pangulong Duterte dito sa Thailand alas 8:52 ng gabi. Umalis ang Pangulo kasunod ng malalakas na lindol sa Mindanao. Pero tiniyak ng Malacanang na susubaybayan ni Pangulong Duterte ang mga pangyayari sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Magiging abala ang Pangulo sa 3 araw na ASEAN Summit. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, 9 na events ang dadaluhan ng Pangulo kasama ang iba pang leader ng rehiyon. Kabilang dito ang one-on-one summits sa China, India at United Nations, ang ASEAN Plus 3 Summit sa Lunes kasama ang mga leader ng China, Japan at South Korea. Sa plenaryo, inaasahang tatalakayin ni Pangulong Duterte ang issue ng Code of Conduct sa pinag-aagawang South China Sea. I believe it is to the interest of ASEAN that we look forward to an early conclusion of the code of conduct in the South China Sea. I think this will greatly help reduce tension in the region. Ah, meron pa ba? Matatandaang noong Hunyo na nawagan ng ASEAN member states kontra sa militarisasyon ng South China Sea. Inaasahang mapag-uusapan din sa summit ang trade war sa pagitan ng Amerika at ng China. Ang pagtatapos ng negosasyon kaugnay ng free trade agreement sa pagitan ng ASEAN at 6 bansa sa Asia, climate change at pollution sa karagatan. Sa pagtatapos ng summit, 40 dokumento ang inaasahang pipirmahan para sa inclusive at sustainable ASEAN community. Samantala, nilinaw ni Secretary Martin Andanar na fake news ang litrato ng umano'y artikulo sa Bangkok Post kaugnay ng umano'y utos ng hari ng Thailand na mag-behave si Pangulong Duterte sa summit. Mukhang ang ginawa ay inedit, pinotoshop. I will call the attention of the National Bureau of Investigation to get to the bottom of this. Okay, meron pa? Kaya na napag-alaman na hindi dadalo sa ASEAN Summit ngayong taon si US President Donald Trump, pero ayon kay Andanar, hindi naman ito makaapekto sa relasyon ng ASEAN at ng Amerika. Thank you. There you are. Well, may 3 minuto pa tayong nalalabi bago sumapit ang alas 12 ng ating gabi Philippine Time. Starting next week nga pala, tapos na yung daylight saving time dito sa amin. Kaya tayo'y mababalik sa regular American time, Eastern Standard Time. Kaya yung alas 10 natin dito ay alas 11 na dyan sa Pilipinas. Kaya yung mga kapatid natin riyan, mapapanood tayo from 11 o'clock in the evening hanggang alas 2 ng hating gabi dyan sa Pilipinas. Well, anyway, kung hindi tayo mapapanood sa actual time, ay meron naman tayong watch party na ginagawa every time na pumalo ang oras ng ika-10. Either umaga or hapon, wherever you are. Philippine time or American time. Okay? Nadala na po. Sabi ni Ellen, nadala na. Saan ka nadala? Public service muna tayo.
Marami ako mga public service galing dito sa Philippine Consulate Office. Sabi rito, the Philippine Consulate General invites the Filipino-American community to support and give a warm New York welcome to our Filipino runners from all over the world who will be participating in the New York City Marathon Sunday, bukas. Ooh, bukas na pala ito. Marathon ito bukas, Nobyembre at 3. Mm-hmm. Kaya yung mga naka-rehistro dito, binibigyan namin kayo ng paalala. Ito po ay galing sa Philippine Consulate Office, New York City Marathon, Sunday, November 3. Paalala na galing sa Philippine Consulate General's Office. Okay, yan ay bukas. Ang marathon ay umaga pa, alas 7, nanduro na kayo dapat, alas 6. Sa mga lalaho, kailangan magparehistro tayo ng maaga na. Ano ha? Philippine Consulate General Department of Tourism. Brooklyn Stage, ano ito, Vernon Boulevard, blablabla, ang haba. Okay, para sa detalye, maaari ho kayo makipagtalastasan sa Philippine Consulate Office. Sabihin lamang ninyo ang may kaugnayan dito sa New York Marathon Sunday, November 3, para po sa inyo lahat yan. And also, ang community bulletin galing pa rin sa Philippine Consulate natin, Banda Sticks. Ito'y ikalimang taon na dyan, showcasing the talents of Ateneo de La Salle University, University of the Philippines, Silliman University Bands, and their respective alumni associations. Kailangan ay masuportahan natin itong mga ito. Banda Sticks Community. Ito'y gaganapin sa Nobyembre at 9 naman sa makasaysayang West Village dyan sa Manhattan sa New York. Banda Sticks. Ano ba nakalagay dito? Let me see. $25 of all ages from 21 and above. Magkakaroon din ng cash bar November 9, alas 2 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi. Ang venue nito ay sa Bitter End West Village dyan sa New York. Kung kayo ay nais na dumalo rito, makipag-ugnayan kayo sa sino mang mga kinatawan ng Ateneo University, De La Salle University, University of the Philippines, Silliman University, na kung saan ay siyang mga namumuno dito sa Banda Fest na ito na kung tawagin, ay Banda Sticks. Gaganapin, ikalamang taon na itong ginagawa nila dito sa Manhattan sa Nobyembre at 9. Ole, anong oras ito? Alas 2 ng hapon. Magkano? $25 per head sa mga nais na manood. Makipagsaya dito sa Banda Sticks. WFGS Broadcasting Worldwide Day and Night Time WFGS Streaming online, music on the fly, ready online. Top songs of great performance now streaming on w.fgs. Oras natin ay 3 minuto makalipas ang alas 12 ng ating gabi, Philippine Time. At 3 minuto naman makalipas ang 12:15 ng tanghali, Eastern Standard Time, USA. Next Sunday at 2 o'clock in the morning, ay uurong natin ang isang oras ang ating mga relo. Kung kayo ay nasa Estados Unidos, gawa nang tapos na ang Eastern ang ating anong tawag niyan, daylight saving time. Okay? And then, my salute sa ating Consul General
retirado na rin ito. Si Consul Mario Lopez de Leon Jr. nanonood sa atin ngayon. Minahal siya ng mga nandirito sa Amerika at sa Tri-State area nang siya'y nanungkulan bilang Consul General dito sa naturang lugar. Kaya salute to you, Consul. Thank you very much for the company. Mario Lopez de Leon Jr. Thank you, sir. Thanks and I am honored, I am pleased na ikaw ay makita yung pangalan ng ating kataas-taasan na naging official ng Filipino-American community dito sa New York. Mario Lopez de Leon Jr. And of course, ang ating veterano, magaling ito sa chess, magaling ito sa musika, magaling ito sa camera, magaling sa, hindi lamang sa chess, kundi sa chicks. Ang kaibigan ko, Nonoy Engineer, Nonoy Rafael. Kaya nanonood din sa atin ngayon. Thank you very much, Engineer. Maraming salamat din. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Yaman din lamang na nandirito ang ating mga nasa konsulada na andyan din si Consul Talbo, ano ha? Arman Talbo. Ito yung mga naghatid sa akin dito ng maraming mga activities ng Philippine Consulate Office para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Kaya bago natin batiin yung mga celebrants natin, ilang pang mga public service galing sa Philippine Consulate. Ito'y may kaugnayan naman sa consular outreach activities ng Philippine Consulate Office sa New York na ginawa sa Rhode Island and then Connecticut. Ayon dito, the Consulate General of the Philippines successfully conducted its hand-to-back or back-to-back consular outreach activities na ginawa riyan sa Newport sa Rhode Island noong nakalipas na Oktubre 5 and in Groton, Connecticut noong nakalipas naman na Oktubre 6. Ang consular outreach team ay pinanganahan ni Consul Ricarte Abihuela III. And then the following members, Miss Marita Omar, Miss Marian Olfindo, Mr. Carlo Apelli, Mr. Beverly or Miss Beverly Pelliosis, Miss Griselda Abril, Miss Lisette Vasquez. Hi, Lisette. Ito nagpapadala sa atin dito lagi nito. Miss Lisette Vasquez, Miss Floresita Cuabo, Miss Annabel Galang, and Mr. Wilson Ross. Sila mga kinatawan itong outreach program ng Philippine Consulate Office na ginawa magkakasunod Oktubre 5 sa Newport, Rhode Island, and then sa Croton, Connecticut, Oktubre 6 naman. Ito pong mga team dyan sa Newport ay nakapaglingkod ng passport applications, 48 citizenship, 16, 26 na mga dokumento sa mga petitions, 6 sa mga civil registry at maraming iba pa. Doon naman sa Groton sa Connecticut, nakapaglingkod ang ating konsulada sa 47 mga e-passports applications, 22 citizenship, and then 16 na mga documentations at 13 na mga civil registry documents. Ginagawa yan ang ating Philippine Consulate taun-taun para sa kapakanan ng ating mga kababayan na walang panahon na makapunta ng konsulada dito sa 5th Avenue, kaya yung konsulada na ang pumupunta sa inyong mga lugar. Paalala lamang natin yan. And we will announce kung saan sila susunod na pupunta para mapaghandaan ninyo. And then itong nakalipas na Oktubre 15 naman, ang Society of Philippine American Artists or SPAA ay nagdaos naman ng reception ng kanilang 26th annual Society of Philippine American Artists Exhibition. Ito'y naganap again Oktubre 15 at ito'y ginawa sa lobby
ng Philippine Center o Philippine Consulate Center dyan sa Manhattan. Si Consul Armand Talbo na manager ng Philippine Center ay siyang nagpasimuno ng pagtanggap at pakikipagkaisa sa mga opisyal at mga miyembro ng SPAA, Society of Philippine American Artists, na naglagay ng kanilang mga display doon sa lobby ng Philippine Consulate Office. Si Mr. Art Zamora na presidente ng SPAA ay bukas palad naman na tinangkilik at pinasalamatan ang lahat ng mga dumalo, lalo na sa pagpapasinaya pagbubukas ng naturang exhibition noong Oktubre 15. Thank you very much kay Consul Armand Talbo at ganun din kay Art Zamora na presidente naman ng SPAA. Mga paalala po yan at mga public service announcements natin para sa kapakanan ng ating mga kababayan sa kanilang kaalaman kung ano ang ginagawa ng ating konsulada. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. And then noong 24 naman ng Oktubre, again from the Philippine Consulate Office, para po rin ito sa kaalaman pa man din ng ating mga mamamayan, paglilingkod sa bayan ng inyong abang lingkod at pakikipagtulungan ng ating Fun Saturday Live sa Philippine Consulate Office. Noong namang nakalipas na Oktubre 24, ang PhilAm artist na si Maria Faye Conde Azera ay nagdaos ng kanyang solo art exhibit, East-West Fusion, a celebration of Filipino culture in colors. At ito'y binuksan itong nakalipas na Oktubre 28 sa lobby ng gallery ng Philippine Center dyan sa Philippine Consulate Office. Ang exhibit na ito ay nagtanghal showcasing ang 25 mga artworks na ginawa nitong Maria Faye Conde Azera, isang painter, isang artist na naglagak ng 25 mga paintings doon sa lobby na kung saan ay pinakita niya ang kagalingan ng mga Pilipino sa kanyang showcase ng mga paintings all about the Filipino culture. Ito'y heritage, etc., etc., etc. At lalo pat pinagtuunan niya ng pansin ang mga lugar ng Butuan City at Marawi City doon sa Mindanao. I don't know kung kailan matatapos ito. Nagsimula ito noong 28. Let me see. Hanggang Nobyembre 8. So isang linggo pang mapapanood ninyo dyan sa lobby ng Philippine Consulate Office ang mga paintings ni Marie Faye Conde Azera. Okay? So, imbitado kayong lahat on behalf of the painter. Nais ko kayong maimbitahan. Dalawin ninyo ang Philippine Consulate na dyan sa 5th Avenue, malapit sa kanto ng 46th Street sa Manhattan sa Maynila. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Marami pa itong mga public service natin. Galing pa rin ito sa Philippine Consulata. Ito naman ay nitong nakalipas na October 24. A welcome remarks ni Consul Armand Talbo para ito sa mga nagdiriwang ng Philippine-American History Month. May 110 katao, 110 people, ang dumalo sa Philippine-American celebration doon sa Philippine Consulate na kung saan nagkaipon-ipon ito noong Oktubre 24 at ito ay tinanggap ng tausapuso ng Philippine Consulate sa pamumuno ni Consul Armand Talbo. Okay, ang mga miyembro nitong mga dumalo roon ay mga miyembro ng iba't ibang mga samahang mga Pilipino-Amerikano dito sa iba't ibang estado ng Amerika. Pinalabas din doon ang pelikula na Manila 1945. Ito'y kasama na ang pagtatampok noong ikalawang digmaang pandaigdig
kung paano nasira ang Maynila ng ikalawang digmaang pandaigdig. Naalala ko tuloy ang Jones Bridge na kung saan si Mayor Isko Moreno ay siyang pinagtutuuna ng kanyang masusing pansin ang Jones Bridge. Meron itong funding na umaabot ng what? 20 million donation from Filipino-Chinese organization. Nice ni Mayor Isko Moreno na ibalik sa dati ang itsura ng Jones Bridge. Kaya ibabalik niya sa taong 1903 hanggang 1945 nang bumbahin ng Japan ang Jones Bridge. Nireview ko yung mga lumang-lumang mga litrato ng Jones Bridge nung araw. Napakaganda nga naman eh. Talagang very appropriate doon sa katawagan na Bridge of Paris in Asia. Gawa ng elaborate decoration and architecture na ginawa dyan sa Jones Bridge. Nung ito ay conceptualized in 1903, pagkatapos itinayo noong 1912, pagkatapos lalong pinaganda noong 1916, pagkatapos lalo pang pinaganda noong 1941. Ito'y tinagurian noong mga panahon ng mga Amerikano na the Bridge of Paris in Asia. Meron itong apat na mga nagtataasang mga pedestal sa mga approaches nito sa Plaza Lawton at approaches dito sa Binondo area. Sayang eh, next time magpiprint out ako ng colored na itsura nito. Yung mga pedestal na ito napakatataas. Sa itaas ng mga pedestal, nandoon ang iba't ibang mga sculpture, mga ukit ng Mother of the Philippines na may mga kasama mga bata. Iba't ibang posisyon ni Mother Philippines nandoon sa apat na pedestal sa approaches ng Jones Bridge. Ngayon, ibabalik ito ni Isko. Ibabalik ni Isko. Nandoon sa isang Philippine government building sa Luneta, yung dalawa, nandoon sa kalagitnaan ng Luneta, yung isa. Yung isa ay nawasak ng binomba ng Japan, ang Jones Bridge. Ngayon, ginagawa nito ng replika. Yung mga ribulto doon sa paana ng Jones Bridge, meron pa itong dalawang ribulto. Maganda. May mga ahas, may mga pineapples, may mga kawayan, etc. na nakaukit doon sa paanan, sa ilalim ng tulay, magkabila ang panig, ng Jones Bridge. Yan ay i-re-restore ayon sa pagkakaalam ko kay Mayor Isko Moreno. Patunayan yung engineer at architect na nagtayo ng lugar yon? Las Casas Filipinas de Azúcar. De Acusar. Ito po yung isang tourist area na kung saan yung mga lumang-lumang mga Spanish houses ay binuhat, bayanihan, at itinayo uli as is doon sa naturang villa. Ang pangalan nito ay Las Casas Filipinas de Acusar, diyan sa Bataan. Ngayon, itong architect, engineer na ito ay kinuha ni Isko Moreno para mamahala sa pagbabalik, pagtatayo at pagbuong muli noong isang ribulto ni Mother Philippines para maibalik diyan sa Jones Bridge. Kung makikita ninyo yung litrato ngayon ng Jones Bridge at mga video, naku, masisinda kayo sa tuwa. Napakagaling. Salute ako sa iyo, Mayor. Kung ang mga public officials natin dyan sa bansa, anywhere in the world, gaya ni Isko Moreno, nakaw talagang matindi ang ganda na abutan ng mga mamamayan. Oh, dyan lamang sa Cotabato, 5 million binigay ni Isko Moreno.
yung kanyang talent fee kay Vicky Bello na 2 milyon cheque naka-address sa the province of Cotabato. And then doon sa Pascual Laboratories, talent fee niya, 3 milyon naka-address din sa Cotabato. Pagkakaloob niya doon. Oh. Dito sa mga ginagawa niya sa Maynila, maraming mga donations din siyang natatanggap. Maraming donations. Kumbagay, nabulabog niya yung damdaming makatao ng iba't ibang sektor ng ating pamayanan sa Pilipinas. Oh. Gawa ng ito lamang na Jones Bridge, gagawin niya uli itong the Paris Bridge of Asia. Ang Jones Bridge. Donations galing sa Filipino-Chinese organization para ma-restore ang Jones Bridge. Hindi lamang yan, yung mga building owners doon sa Binondo ay nahikayat na muli ni Esco Moreno na i-rehabilitate, muling buhayin, muling pamahayan, muling magkaroon ng buhay yung mga gusali. Kaya kung mapupunan ninyo, maraming mga gusali roon ang nagsasagawa na ngayon ng repainting and relighting ng kanilang mga gusali para muling magliyab, maging maliwanag ang lungsod ng Maynila. 20 million donation ng Filipino-Chinese organization para lamang sa Jones Bridge. Itong Jones Bridge, sabi ko na nga eh, tinayo yan, ang concept nito ay 1903 and then 1912 sinimula ng construction, 1914, 1941 hanggang ngayon gumanda. Binomba lamang ito noong 1945 and then rebuild ng Amerika at ng batang-batang gobyerno ng Pilipinas noong 1946. Rebuild ng American and Philippine governments. Oh, mantakay mo ito, ha? Yung Boysen at saka Davis, mga paint factories ito. Boysen and Davis. Boysen Paints, another company. Davis Paints, another company. Nag-alay ito ng libreng mga pintura kay Isko Moreno. Kaya kung nakikita ninyo yung mga pedestal, yung mga poste ng LRT at saka yung mga underpasses dyan sa lungsod ng Maynila. Lawton Pass, Quiapo Underpass at lahat ng mga underpass, yung mga pintura riyan ay kaloob donation either ng Davis Paints o kaya ng Boysen Paints. Ganyan ang magneto na ginagawa ngayon ni Esco Moreno ng lungsod ng Maynila. Pakinggan si Ferrel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you very much, Miss Bethina Dizon. Thank you. Maraming salamat. Tuwan-tuwa po ang inyong lingkod pag nakakita ko yung mga pangalan na yan. Ano? Oh, lalo na, nandiyan pa si Consul Mario Lopez de Leon Jr. Nakaagapay sa atin. Thank you, sir. Marami ako ngayon dito na mga announcements galing sa ating Philippine Consulate. And then si Len Almadine Thornhill. Magaling na din itong journalist din. PR dito sa New York and in New Jersey. Nakaantabay sa atin, Len Almadine Thornhill. Nung araw, nung una ko siyang makilala, Almadine lamang siya. Ha? Ngayon, Thornhill na siya. Aha. Thorn between her and the hill up there. Lenny or Len Almadine Thornhill, nanonood sa atin ngayon. Bibihira tayong dalawin ni Len, pero ako'y natutuwa. Ha? Ako'y natutuwa at ako'y very happy. Parang birthday ko kapag naandyan si Len Almadine nanonood sa atin. Ha? Oh, tuwan-tuwa ako niya. Ooh, wow, happy birthday! Ooh, wow!
celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Marami pa tayong mga balita rito, kapitbahay. Nais ko lamang nabatiin muna itong pong celebrants natin ng mga may kaarawan itong nakalipas na ilang araw at saka mga darating na ilang araw until Friday. So nung nakalipas na linggo, ang mga nagdiwan ng mga kaarawan sa ating greetings segment, ngayong last portion natin, ganap ng alas 12:24 na ang oras natin. Ang mga may kaarawan ay si Liza Echon, si June Santos, Danny Paragas, Christy Ruby Prado, Bonifacio Pascual, and Grace Nell Salvo. Sila yung mga nagdiwan ng kaarawan nung nakalipas na araw ng Linggo. Nabati na natin ito last time, inuulit natin bago man lang matapos ang kasayahan ng kanilang pagdiriwang. And then nung nakalipas na Lunes naman, si Patricia Young nagdiwan ng kanyang kaarawan din Monday. That was October 28. Si Marie Nishiyama dyan sa Japan. And Marie Nishiyama, happy birthday sa kanya. And then si Sherwin Mendoza, happy birthday. Judith Balakiao, Karen Gokonghuiye. Hi, how are you, Karen? Belated birthday greetings again. Nabati na kita noon at nagpatala na rin ako ng note sa iyo. No, ha? Karen Gokonghuiye. And then si Patricia Young, nasabi ko na. At saka si Miles Jacob Rizuena. Sila yung mga birthday celebrants natin noong araw naman ng Lunes. Martes naman, ang aking daughter-in-law, October 29, Evelyn Espejo Salvo. And then kaalinsabay na nagdiwang ng kaarawan noong Martes, 29 ng Oktubre, si Lorna Lianes Jovi Pepito. Noong araw naman ng Miyerkules. Ah, nanonood sa akin ngayon si Mike Abe ng Channel 5. No, hindi Channel 5. Akalimutan ko na pare ko. But anyway, happy birthday belated pare ko, Mike Abe. Ah, nabati na kita pare ko nung araw mismo ng iyong kaarawan. Miyerkules, Oktubre 30. Mike Abe, kasama natin sa Hanabuhay sa broadcast. Hanggang ngayon, very active pa dyan sa atin sa television sa Maynila. And then si Marco Mordeno Gomez, nagdiwang din ang kaarawan ng Miyerkules. Marco Mordeno Gomez. Santiago Janairo Maham, si Santi Maham. Pare ko, thank you. Nabati na rin kita. And then personally, na ipadala ko rin yung greeting sa iyo. Santiago Maham. And then si Lengelet Salvo. Si Shirley Mary, Shirley May Suarez Ignacio. At saka si Randy Bantolio Samperoy. Nagdiwan ng mga kaarawan nung nakalipas na araw ng Miyerkules. Nung Webes naman, ay si Rolly Eclavia. Rolly Eclavia. Ako'y nabubulol dito sa pangalan ni Rolly. Aming napilyado eh. Rolly Eclavia. Kaarawan niya nung nakalipas na Webes. Dominique Faye Demagante dyan sa Australia. From our family to yours and to you. Especially Dominique Faye Demagante. And then si Eunice Louis Salvo Aguilar. Si Amparo Albao. Hi, pareko. Mare. Amparo Albao. Thank you. Reynaldo Bragais at saka si Alain Ross Dimson. Alain Ross Dimson. Kahapon araw na Biyernes, ang mga nagdiwan ng kaarawan, yung kaibigan namin, Ellen Ray, si Ayan Redondo Espinas. Happy birthday sa kanya kahapon, Ayan Redondo Espinas dyan sa Naga City. At saka kay Celestino Kayangyang at saka ang aking naging kasama sa broadcast sa Naga way back when, napakatagal ng panahon, 1960s, si Nancy Villegas. Happy birthday sa kanila. Yan ay kahapon na ron ng Biyernes. Ooh, wow, happy birthday!
birthday. Ooh, I'll celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, I'll celebrate. WFGS broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Top songs of great performance now streaming on W.FGS. Pakinggan si Pierel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you very much. Maraming maraming salamat mga kapitbahay. Len Almatin Thornhill, thank you. Bethina Dizon, maraming salamat. Consul Mario Lopez De Leon Jr., thank you, sir. Regards kay Madam. And of course, Nonoy Rafael. Thank you very much, engineer. Kay Ellen Ray, dyan sa Japan. Ingat ka lamang. Ano, ha? At kayo mga kababayan natin dyan sa Mindanao, ingat din kayo. Expect more lindol riyan, kaya doble ingat tayo mga kababayan. Mm-hmm. Etong si Isko, talagang... Ikaw super personality ngayon eh. Si Isko Moreno. Hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa Maynila, hindi lamang sa bansa, kundi worldwide. At ang appeal nito, because of his sincerity, at saka yung nakikita mo sa kanya, yun mismo siya eh. Walang plastic eh. Walang fake. Ala ha? Kaya ang dami rito, kagaya nitong nung birthday ni Isko Moreno. Ah, etong birthday niya, marami mga nagregalo sa kanya, pero ang lahat ng ito ay para sa kawang gawa. In fact, yung Philippine General Hospital ay yung medical foundation nila ay tumanggap ng 45 milyong piso, 45 million, galing ito kay Isko Moreno. Inbes na mapakanya yung mga regalo sa kanya nung birthday, which is of course illegal, para legal ito, binigay niya sa mga donations sa mga organisasyong panggobyerno. Ito pong Manila Golf Club, nagbigay sa kanya nung kanyang birthday ng 24.5 million Philippine money, ang Manila Golf Club. Ito'y inilagay sa Philippine General Hospital Medical Foundation. Birthday rin ng Mitsubishi Motors. Nagbigay ito ng ambulansya. Regalo sa kaarawan ni Isko Moreno para pa rin sa Philippine General Hospital. And then yung modeling, tumanggap ng modeling services si Isko Moreno sa mga advertisements. Ang isa rito ay itong Jag Jeans. Ang kanyang talent fee ay 1 million. Ibinigay pa rin ito sa PGH. And then modeling sa I Am Coffee. Cafe. Ni Isko Moreno. Ang kanyang talent fee 3 million. Ibinigay pa rin sa Philippine General Hospital Medical Foundation. And then yung Manila Chinese Action Team headed by Edwin Pan ay nagbigay donation 200 na mga wheelchairs. Yan ay para pa rin dyan sa PGH. 200 na mga wheelchairs. Ilan lamang ito sa mga donations na tinatanggap kasalukuyan ni Mayor Isko Moreno at napupunta sa mga kawang gawa
napupunta especially and particularly sa Philippine General Hospital. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. By the way, yung PNR, ano, Philippine National Railways, dahilan sa ilang araw nating mga nakalipas na mga broadcasts, lagi nating napipitik ang ating mga namumunong sa pamahalaan na kung maaari bigyan ng pansin ang daang bakal pero karil sa ating bansa na sa mga ipinupush nating idea nitong mga nakalipas na panahon with the help of our kapatid sa Hanabuhay, mga broadcasters natin dyan sa Maynila, ay nakararating sa pamahalaan ang ating mga pamanakanaka na panawagan at mga insights para malaman nila kung anong mga damdamin ng mga Pilipino sa labas ng bansa, especially sa development kaunlaran ng bansang Pilipinas. Isa na rito ang problema natin sa transportasyon na pinagdidiinan po ng inyong abang lingkod na isa sa mga solutions dito ay ang pagpapadami, pagbigay ng pagpapahalaga at pagbibigay ng fundo para sa pagpapalawak ng railway system sa bansa. Daang bakal! Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ngayon, pinadalhan ako ng Public Information Office ng Philippine National Railway sa bansa ng mga fundings at attention ng national government na ipinagkakaloob sa perukaril o kaya daang bakal sa bansa o kaya railroad system. Iyan ay sabi dito, pasasalamat din sa atin na nabigyan ng pansin ng gobyerno ang kahalagahan ng daang bakal o kaya ng PNR at hindi lamang ng PNR kundi ng railway system sa bansa. Yung LRT at saka kung ano-ano pang mga arterian. Ano, ha? And of course, ako I am more concerned dito po sa Philippine National Railways. Gawa ng ito'y naglilingkod hindi lamang sa lungsod ng Maynila, kundi sa mga extremities, sa mga malalayong lugar ng lungsod ng Maynila na nakikipagkalakalan sa Pilipinas. Sa Maynila, ang sentro ng industriya, ng ekonomiya, ng bansa. Kaya sabi ko, itong mga nakalipas na mga broadcasts natin, bakit hindi natin, instead na yung mga tricycle, ang pinaglalagyan natin ng ang mga kalsada ay pinaglalagyan natin ng mga ito. Ito'y atraso sa trafiko itong mga ito eh. Instead na palawakin natin itong mga tricycle na ito at kung ano-ano pang mga trimobiles na nakikita natin at sa kapaglilisensya doon sa mga motorbike, yung mga motorsiklo, yung angkas. Ito'y dapat ibinabasura itong mga ito eh. At saka yung mga applications din itong mga maliliit na mga sasakyan kagaya nitong mga jeep natin. Para sa akin, it's about time na i-retain na lamang yung mga jeep bilang showcase ng kung saan nagsimula ang ating mga sasakyan. Pero bigyan ng kahalagahan yung mass transport system ng bansa, especially ang daang bakal, ang perukaril. Kaya ako'y nagpapasalamat dito sa PNR, Philippine National Railways. Sabi niya dito, marami ang mga projects na ginagawa ngayon at ang funding ng national government. Kagaya nito, sabi niya, ang Department of Transportation or DOTR ay may alokasyon na 100 billion Philippine money or 98% ng 2020 infrastructure budget ng pamahalaan ay mapupunta sa railway projects ng national government. Ito ay 5 times na allocation ng national government
sa nakalipas na 2019 budget. Thank you! My goodness! pag ganito, napapasayaw ako eh. Gawa ng, kung yung mga mauunlad na bansa, like Japan, China, maging France, England, meron silang mga bullet trains eh. Dito sa Amerika, medyo napapaurong din tayo gawa ng maraming mga privately owned sasakyan tayo rito. Pero yung ibang mga bansa, they rely heavily on mass transportation, particularly ang tren. Hindi ba? Consul Mario Lopez de Leon Jr. Di ba? Siya kayo at nakakaikot kayo. Nakita ninyo ang pagkakaiba. Now sa Pilipinas, it's about time. Kaya maraming salamat, 100 billion ang allocation ngayon ng national government sa perukaril, sa Daang Bakal. Ayon dito kay, sino ito? Timothy Batane, ang undersecretary ng Philippine National Railway. Sabi niya, 5 times ang budget ngayon ng PNR galing sa DOTR budget. Ano ha? This is 5 times or 98% ng budget ng Department of Transportation mapupunta sa railway. The sad thing is that kulang pa rin ito. Gawa nang meron akong pananaliksik ditong ginawa at hanapin mo ito, Lynn Almadine Thornhill. Ha? Meron akong pananaliksik na ginawa na kulang ito eh. Katunayan na hindi na mabibigyan ng masustansyang financial support yung mga project, lalo na yung mga papunta ng Bicol. Ito yung tinatawag na South Long Haul ng PNR. Panglima lamang ito sa mga projects ng Department of Transportation, itong redevelopment ng PNR South Long Haul Project. Ang budget nito dito ay 877 million. 877 million. Ang total na project na ito ay kailangan 175 billion. Kaya kumbaga, abu-abu lamang ito eh. Ha? Tilamsik lamang ito, 877 million para sa South Long Haul. Ito yung tren na babiyahi hanggang at least Legazpi City sa timog ng Maynila. Ang kailangan budget nito ay 175.32 billion. B as in boy. Ilang porsyento lamang ito? 877? Oh, ito alikabok lamang ito eh. Ah, but at least meron. Ah, yan ang ating pinakangambahan na pagkatapos eh, baka yung may dalambal din ito eh, may butas pa. Galing sa national government papunta sa pag-ayos ng perukaril, baka yung nilagyang pera nitong balde eh may mga butas. Pakinggan si Ferrel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Napapatikim ako rito eh. Gawa nito ng aking itong mga kasama ko rito, banat daw, banat sir, banat pa. Hindi naman eh. Kumbaga sabi ko na nga kanina, sinusunod natin yung core principle ng journalism. Ha? Kailangan, mayroon tayong independence, mayroon tayong humanity, mayroon tayong accountability, yun ang pinakang importante. At saka impartiality and fairness. O yun ang mga importante. Di ba? Kaya maging ito mga birthday celebration natin, talagang hindi natin pinaliligtas eh. Oh, hindi natin pinaliligtas na batiin itong mga celebrants natin. Ooh, wow, happy birthday! Ooh, wow, celebrate
We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, I'll celebrate! Ngayong araw na ito ay birthday ni Medi Jolero Hidalgo. Ngayon, nandiyan, nanonood siya atin. Hi, Medi! Kaligtaan kong batiin ka kanina nung makita ko yung pangalan mo . But anyway, alam kong birthday mo ngayon, kaya happy birthday na lamang. Ay Medi Jolero Hidalgo. Mrs. Hidalgo na siya ngayon. Lalong naging kaakit-akit ng kanyang beauty nung siya'y mag-asawa. Medi Jolero Hidalgo. Ngayong araw na ito, pati si Ariel Coronel ay nagdiriwang din ng kaarawan. Dalawa lamang sila na nasa listahan kung may kaarawan ngayong araw na ito ng Sabado. Bukas, si Elmer Nunez, ang kaklasyo namin na misis sa high school. Class of 1964, University of Nueva Cáceres, Elmer Nunez. And then si Shello Remoto ay magdiriwang naman ng kaarawan bukas, araw po naman ng Linggo. Oh, lector pala tayo na yung ano ha? Lector tayo sa simbahan bukas. Oh, lector. Yan ang pamamanatan naman namin. Oh, sa Our Lady of Victories. So, bukas, Sunday, ang may kaarawan si Elmer Nunez. And then, sa Lunes, wala akong nakatala rito ng mga birthday celebrants. Martes na meron. Si Cielo Remoto by November 5 ang kanyang kaarawan, araw ng Martes. Si Fe Pacataduran, araw din ng Martes. Si James Franny Diorette, araw din ng Martes. At saka si Emily Balugo, araw din ng Martes. Emily Balugo, November 5. Sa Miyerkules naman ang may kaarawan ay sina Marvin Salvo, si Andre Veliota Rivera, happy birthday sa Miyerkules. Felisa Jimenez, happy birthday Miyerkules. Maria Victoria Cabuloy, Wednesday, November 6. Ruby Loresto, araw din ng web visito, amin Miyerkules. At Kirby Asunto, ang artista nating maganda. Lou Sharing to Bayanihan, yung ating fan Saturday Live. Thank you very much. I think si Lou Handa yon. Lou Handa. Okay. And then sa Webes naman, Nobyembre 7, ang mga may kaarawan ay sina Ernie Verdadero, ang ating kapatid sa Hanna Buhay dyan sa Naga City, si Johnson Lazaro, happy birthday on November 7, Jonabel Nava, Rene Salvo, Che Buendia Buhain, Counselor Mayrin or Mayen Huico, Delma Salvo, si Nina Pineda dito sa ABC, Channel 7. Happy birthday, Nina. Kasama ko ito sa AAJA, American Asian Journalist Association. Si Nina Pineda. Kasama natin yan dyan sa organisasyon ng mga broadcasters at mga journalists dito sa Amerika. AAJA. And then, ang paborito kong singer, Jonathan Potenciano, ay magdiriwang din ng kaarawan sa Webes, Nobyembre 7. And finally, Ariel Bungalon de Magante. Diyan sa Australia, happy birthday sa kanya. Ariel Bungalon de Magante, birthday niya sa Webes, Nobyembre 7, dyan sa Australia. And then on Friday naman, November 8, ang ating kasamang CPA dito sa Jersey City, Anthony Cortez, magdiriwan ng kaarawan sa Biyernes. Kasama nito si Carlo Villanueva, Jennifer Lovite, Jennifer Brendia, Roy Tada, Enrico Javier, and si Consul. Si Consul Tessie Dizon de Vega, na nandyan ngayon sa Germany. Okay, Consul Vega.
Happy birthday in advance. Next week, babatiin ka uli namin. Okay. Nanonood sa atin ngayon si Consul Mario Lopez de Leon Jr. Mm-hmm. Thank you. And then of course si Consul Arman Talbo nanonood din sa atin ngayon. Gawa ng marami pang mga public service dito nakaantabay sa atin galing po sa Philippine Consulate Office. And then si pare ko, ito ang pare kong tunay talaga. Hindi to fake na kumpare ko, hindi lamang kumpa-kumparehan, kundi talagang kumpare kong tunay. Inaanak nito sa Binyag ang aming panganay na anak, si Anthony Alain. Paring Edgar Avila, today is birthday of my wife, Vicky Avila. Hi Vicky, happy birthday to you. Galing na rin sa amin ni Mrs. Ha? Paring Edgar, thank you, maraming salamat. Good morning, Padi and Madi and family. Sabi ng aking kumpadre, Edgar Avila. Thank you, pareko. Happy birthday kay Manay. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting a year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you, Padre. Maraming salamat. Happy birthday again kay Vicky Avila sa kanyang kaarawan ngayong araw na ito. And then kay Edwin Eusebio, yung napakinggan ninyong tinig ng WIZ. Thank you very much, pare ko, sa mga singers na ginagamit natin dito. And then, galing pa rin ito sa Philippine Consulate sa New York. Ito naman ay naganap nitong nakalipas na Oktubre 28. May 800 mga Filipino at Filipino-Americans galing pa sa New York, New Jersey, Pennsylvania, and Connecticut ang sumama sa iconic Madison Square sa New York Knicks sa laban nito sa Chicago Bulls nitong nakalipas na Oktubre 28. Ito ay games na kung saan ay pinagdiriwang ang Philippine-American History Month. At ito ay sa pangunguna ng Philippine Consulate Office sa New York. Kaya may 800 na mga Filipinos and Filipino-Americans ang nakipagsaya doon sa Madison Square Garden sa pagtangkilik at pangunguna ng konsulada ng Estado ng Pilipinas dito sa Nueva York. Congratulations kay Consul Talbo at saka sa pamunuan nito. Ano ha? Mahaba itong article eh. But anyway, yan ay pakikiisa ng Philippine Consulate natin. Inimbitahan may 800 mga Pilipino at nakipagsaya sa game ng Bulls at saka ano ba yung kalaban nila? Yung Bulls at saka Knicks, New York Knicks. Mm-hmm. Meron kasing promotion itong game na ito sa mga Filipino in consonance with the Filipino American History Month celebration dito sa Estados Unidos. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Alright, oras natin mga kapitbahay, ganap ng 53, makalipas ang ika-12 ng hating gabi Philippine Time, alas 12:53 naman ng tanghali dito sa Estados Unidos. Mm-hmm. And then, let me see. Okay, ito po galing ito dito sa Estados Unidos. Pakinggan ninyong maigi ito. Isang organisasyon na nagmamanman na nakabase rito sa Estados Unidos, US-based media watchdog, ang nagsabi na ang Pilipinas
ay ikalima sa may pinakamapapanganib na bansa sa daigdig para sa mga media practitioners na kagaya namin. Ikalima, ayon sa Committee on Project Journalists, the Philippines has been among the worst 5 countries nearly every year since their studies, the Global Impunity Index. Ito'y simula pa noong 2008. Consistently, ang Pilipinas ang ikalima sa pinakang mapapanganib na lugar sa daigdig na kung saan ay nabubuhay ang mga media men. An example nito ang hanggang ngayon ay wala pang solusyon na pagkakapatay ng 32 mga periodista, mga journalists, both in radio and on newsprint, nang tambangan at patayin ang grupo na sumasama doon kay Ampatuan, doon sa Maguindanao nitong nakalipas na Nobyembre 23, 2009. May ilan taon na? 10 years ago, 2009. Ang problema nito mga kapitbahay, huwag na nating asahan na mabibigyan ng solusyon yung pagkakapatay dito ng 32 na mga journalists. Bali 54 ang napatay dito eh. 54 ang napatay dito. 32 rito ay mga journalists. Ano ha? Eh wala na, wag nang umasa ritong mabigyan ng solusyon ito. Gawa nang patay na ang karamihan sa mga testigo, yung ibang mga buhay pa may amnesia na. May amnesia na. Gawa nang ang nasasangkot dito yung mga Ampatuan, most powerful na mga political figures sa Mindanao. Dato Unsay Mayor Andol Ampatuan Jr., anak ng dating Maguindanao Governor Andol Ampatuan Sr., mga masterminds na tinagurian sa pagpatay dito sa pamilya naman ng kanilang kalaban, Ismail Mangundadato. Ismail Mangundadato, pamilya nito, asawa nito, at 32 mga media personalities patay. Alam na, yung mga testigo rito, patay na ang karamihan. Yung mga natitira, may amnesia na. Kaya wag na tayong umasa na merong kalutasan itong problemang ito ng pagpatay o kaso ng pagpatay diyan sa Maguindanao. Rhea Serrano. Hi, Rhea. Thank you very much. Maraming salamat sa alalay sa atin. Luhanda shared your program to 32. Oh, thank you very much, Luhanda. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Nakahabol ang ating kaibigan Rhea Serrano. Naalala ko tuloy, ano? Naalala ko lamang bago tayo magwakas, yung pong problema dyan sa Hong Kong, kayong mga babiyahe to and from Manila or to and from the United States via Hong Kong, lalo pong lumalala ang problema dyan sa Hong Kong. Katunayan, ngayong araw na ito ng Sabado, ay pumailanlan at nag-ulan ng tear gas dyan sa mga kalsada sa Hong Kong dahilan sa patuloy na sagupaan between the demonstrators at ang mga police. In fact, ang pamahalaan ng Communistan China, ang Beijing, ay bumabalangkas na ngayon sa isang palihim na pamamaraan ng mga hakbangin ayon sa kanila na magtatapos, magbibigay wakas sa demonstrations, rallies dyan sa Hong Kong. Ngayong araw na ito ay matindi ang sagupaan. Yung mga nakasuot na mga itim na mga demonstrators
ay pinaulanan ng mga tear gas at binomba ng katakot-takot ng mga tubig na may gas para ma-disperse ang mga ito. Kaya lamang ay matibay at lalong lumalagana pa ang kampanya, lalo na ng mga leader ng mga organisasyon na namumuno dito sa rally sa Hong Kong. Ayon po sa pagkakaalam natin, walang single leadership na sinusunod ng mga rallyista dyan sa Hong Kong, kundi mga leader na nagkakasama-sama. Kaya't patayin mo man yung isa, hulihin mo man yung isa, naandiyan pa ang 10, naandiyan pang 20. Eh yung isang leader po dito na nangunguna sa ilang mga leaders dyan ay nagpahayag na pinag-iingat nila ang kanilang mga kasama sa mga rallies na sinusuportahan ng tahimik na mga mamamayan ng Hong Kong, hindi nagpapakitang kasama pero may suporta sa mga rallies. Nananawagan sila na suportahan at damayan ng mga nasa kalsada. At ganoon din ay nagpapasalamat sa mga suporta material na ipinagkakaloob ng mga tahimik na mga suportadors na ito dyan sa Hong Kong na nagbibigay ng mga gas masks, mga jackets, mga damit, etc., 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 etc. Yaan ay sa patuloy na lalong nanganganib na kampanya para sa demokrasya. Sabi nga pala nung leader dito eh, wala kaming adikain na humiwalay at maging isang independenteng bansa. Ang aming lamang adikain ay panatilihin ang aming demokrasya, panatilihin ang aming malaya na pagpapatubad ng aming mga tungkulin sa araw-araw, sa komunidad at sa aming pamilya. Pakinggan si Fierel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Kaya lamang si Xi Jinping ay may binabalangkas na ngayon na matinding pagganti na ayon sa nakuha nating impormasyon ay maaring bumura sa mga demonstrators dyan sa mga kalsada. Well, sayang ano ha, ala na tayong oras kapitbahay. At sa nakalipas na 3 oras, sana'y nabigyan namin kayo ng malawak na kaalaman sa ating super information power para sa inyong mga kaibigan natin, mga ka-amistades, mga kaulayan natin riyan. At sana'y nakapagdulot din kami ng ligaya, ng konting ngiti sa inyong mga labi, sa mga kaibigan nating umaalala dyan, kaalaman sa mga kaganapan sa ating mga kapaligiran, and of course, inspirasyon sa kagandahang nakaganap ngayon sa lungsod ng Maynila na parang kuryente na lumalaganap sa buong bansa ang pagpapalinis, pagpapaganda ng kanilang kapaligiran. Babalik tayo next week. Thank you sa inyong pagantabay. Thanks for the company. Maraming salamat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Diyos mabalos. Maray na aga, maray na hapon, maray na udto, maray na banggi. And thank you. Good day, good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Fierel Salvo po lamang ito. 55 taon na naglilingkod sa ating mga mahal na mga dugong Pilipino. Saan man tayo nandoroon sa daigdig. Bukas Sunday, huwag natin kaligtaan magsimba, manalangin, magpasalamat. Anytime naman, pwede natin din siyang kausapin sa taas. Ang kailangan lamang natin, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless you all. I love you. Kaluguranda ka, namumutan, talagang mahal. Bye-bye. Dory West, thank you. Thank you, Dory. Sayang, next week at 10 o'clock. Bye-bye. WFGS broadcasting worldwide.
day and night time. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready online. Top songs of great performers now streaming on w.fgs.